Kalayaan at kaligilahan ni Alana. Ang nakataya kaya napilitan siya mag-imbento ng kwento. Huwag lamang siya maikasan sa lalaking hindi niya mahal. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na kanasala siya kay Alson Antonio. Ang problema, paan niya mapapayag si Alson na magkunwaring asawa niya? Malaki ang disgusto nito sa kanya dahil minsan na niyang inipahamak ang isang taong malapit sa puso nito. Kaya't nang subukan pa rin niyang pakiusapan ito at harap-harapan pa siyang tagihan at pintasan ito, hindi niya alam kung bakit nasaktan pa rin siya at umiyak. Now she was left with no choice but to tell the truth to her parents. Papayag na lamang din siguro siyang maikasal kay Blake. Pero laking gulat niya nang sumulpot si Aljot sa kanilang bahay ng gabing iyon at ipakilala nito ang sarili ng kanyang mga magulang bilang asawa niya. You can't do this to me! Exaggerated na sabi ni Alana. Lower your voice, Alana. Malakas sa saway ng kanyang mama. Galit na galit ang mga ugat sa leeg nito. Masyado na ako nakukonsumi sa'yo. Umiling-iling siya. Hindi siya makapaniwalang pinagtutuunan sa lumpansin nito at ng kanyang papa. Dati-dati namang hindi pinapansin namang ito mga pinaggagawa niya sa buhay. Kinausap lamang siya namang ito kapag may ginagawa siyang stunt, kagaya ng ginawa niya ilang araw na nakakalipas. Madaling araw na siyang umuwi sa bahay galing sa pag-gimmick. Normal lang yun para sa kanya. College graduate na siya kaya wala na siyang ibang pinagkakabalahan. Hindi naman siya obligadong gumawa ng mga gawaing bahay dahil mayroon silang mga katulong. Sa katunayan, lumaki at nag-iisip siya sa mga katulong. Yaya ang kanya nakakasama. Obviously, walang panahon sa kanya ang mga magulang. Tanggap na niyang nakatira nga sila sa isang bahay, ngunit hindi man lang alam ng mga ito kung ano nangyayari sa kanya. Sa halip, palaging perang pinantatapat ng mga ito sa lahat ng pagkukulang ng mga ito. Wala siyang ginustong material na bagay na hindi niya nakuha o nabili mula sa magagarang damit, sapatos, alahas, at kung ano-ano pa. Nakakabili siya ng mga iyon ng walang kahirap-hirap. She only had to use her cards and presto. She could get all she wanted. Noong bata pa siya ay wala siyang ginawa kundi umamot ng kahit kaunting atensyon mula sa kanyang mama at papa. Ngunit tapos na mga panahong iyon. Napagod na siya kakahintay kung kailan mangyayari yon. Kaya naman hinarap niya sa ibang bagay ang kakulangang iyon sa kanyang buhay. Kapag naiinis at nalulungkot siya, nagsha-shopping siya. Sa ganong parahan kahit paano nakakalimutan niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Sa pakiwari niya, wala siyang pinagkaiba sa isang ulilang lubos na bata. Naturingan siyang may mga magulang pero mula pagkabata, absent na mga ito sa kanyang buhay. Bagkos, puro sakit ng ulo at kahihiyan lang daw ang binibigay niya sa mga ito. 15 siya, namahuli siya ng mga barangay tanod. Wala siyang pakialam sa curfew sakali ng mga katulad niyang menor na edad, kaya't hating gabi na paggalagala pa siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-enjoy pa nga siya noon sa paghabol sa kanilang mga barangay tanod. Dilala siya sa presinto. Galit na galit ang mama at papa niya nang dumating ang mga ito roon. Ganun na lamang ang matinding takot ng mga ito na makarating sa mga kaibigan at makakilala ng mga ito na bibilang sa mataas na antas ng lipunan ang pagre-rebelde niya kaya ginagawa ng mga itong lahat upang linisin ang mga kalat niya. Nung nasa high school siya, kung ano nung kamalitahan ang ginawa niya sa exclusive school for girls na pinapasukan niya. Pinagtitripan niya mga teachers niya. Palagi siya nagpapasimula ng gulo o kaya naman nagvandal siya. Nagkakat ng classes, nagme-makeup kahit bawal at nagsusuot ng improper uniform. So her teachers went crazy. Ang pinakamalaking kalokohang nagawa niya, kung kalokohang may tuturing iyon ay ang naipakalat niya sa campus na may relasyon ng guidance counselor ng si Mr. Roldan at ang advisor niyang si Miss Francisco. Naging malaking issue iyon dahil pamilyadong taong mga ito. Muntik na nga siya ma-expel at hindi makagraduate kung hindi ginamit ng kanyang mga magulang ang koneksyon ng mga ito. Hindi naman talaga siya nina katulad ng pinalalabas na Mr. Roldan at Mrs. Francisco. Totoo namang may relasyon ng mga ito. Nakita kasi niya naghahalikan ng mga ito sa guidance office mismo. Pero sinarili lamang niya iyon. Tandang-tanda pa niyang araw na iyon. Madilim na noon, talos wala ng tao sa campus. Inabot siya ng gabi dahil pinatawag siya ng guidance office dahil sa pag-vandal niya sa loob ng comfort room ng mga lalaki. Sinabihan siya ni Mr. Roldan na isama niya kinabagahan ang kanyang mga magulang. Sinermanan pa siya nito at ni Mrs. Francisco. Pagkatapos siyang pauwi ng mga ito, nauna na siyang umalis. Nakasakay na siya sa kotse ang ginagamit ang driver nila na si Mang Fidel sa paghatid at pagsundo sa kanya nang mapunan niyang nawawala ang Gameboy niya. Hindi siya mapakali. Natatanda niyang nakalagay iyon sa kanyang pouch na pink at dala niya iyon sa loob ng guidance office. Inutusan niya si Mang Fidel na bumalik sila sa eskwelahan. Na makapasok sa loob ng campus, dumiretso siya sa guidance office. Nagbabaka sakali siyang naroon pa si Mr. Roldan. Kumatok muna siya sa pinto ng 3 beses sa kaniya pinihit ang doorknob. Ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang nakakandong at nakayakap si Mrs. Francisco kay Mr. Roldan at naghahalikan ng mga ito. Nakabukas pa ang ilang botones ng blusa ni Mrs. Francisco.
Kung nagulat siya, tripleng pagkagulat ang nakita niya sa mukha ng mga ito. Nanatili siya sa kinatatayuan habang pinagmamastan ang pagkakataranta ng mga ito. Inayos ni Mrs. Francisco ang blusa nito habang lumalapit naman si Mr. Roldan sa kanya. Napaatras siya. Baka kung anong gawin ito dahil natuklasan niya ang lihim ng mga ito. Hindi naman siya sinaktan nito physically. Sinabihan lamang siya nito na huwag niyang ipagkalat ang nasaksihan. Mapapasama lang daw siya kung magsusumbong siya. Wala rin naman daw maniniwala sa kanya. Bilang kapalit, i-absolve daw siya nito sa recent offense na ginawa niya. Di na rin daw niya kailangan isama pa mga magulang niya. Okay lang ang sinagot niya. Ngumiti ito. Umuwi siya dala ang pouch na binalikan niya. Ngunit kinabukasan, hindi siya nagsaya ng oras. Pinagkalat niya sa mga kaklase at kakilalang nasaksihan niya. Nabulabog ang buong faculty at administration department nang umabot doon ang balita. Kaharap ang kanyang mama ay kinausap siya ng school principal. Pagkatapos ayusin ang mama niyang problema, pinapangako siya nito na hindi niya uulitin ang kanyang ginawa. Napilitan siyang umoo, kaya't sa eskwelang iyon pa rin siya nakagraduate ng high school. Hindi siya pinag-initan ni Mrs. Francisco dahil batid nitong nagsabi siya ng totoo na hindi nga ito makatingin ng diretso sa kanya. Kausapin mo nga anak mo, Evangeline. Obligasyon mong disiplinahin siya. Masyado na ako maraming inintindi para ako pang gumawa nun. Anang papa niya sa kanyang mama. Napairap siya. Kung magsalita ang papa niya, parang wala rin tong kasalanan. Wala rin tong panahon sa kanyang mama, kaya panay ang paglalamierda ng kanyang ina. Madalas din pag-awayan ng mga ito, ang kawalan ng oras ng papa niya at ang di umalay pang bababae nito. Napahugot siya ng malalim na hininga. Ang matagumpay na negosyo ng papa niya ay maganda at naserin ang pagkasama nito at ang mama niyang socialite. Ang hindi alam ng marami, nagkanya-kanya sila at walang pakialaman sa isa't isa. Matagal ka na namin pinagbibigyan ng iyong papa sa lahat ng kagayang pinagagagawa mo, Alana. You've gone too far this time. Seryosong wika ng mama niya. Nasa study room sila. Kanina nadatan niyang hinihintay siya nito sa sala. Pinasunod siya nito sa study room. Naghintay na doon ang kanyang papa. Habang salita ng salita, ang mama niya, tahimik lamang nakikinig ang kanyang papa. How could you have a relationship with a married man, Alana? Nang gagalaiting sabi ng kanyang mama. Pinagwasta niya ito. Naka-formal dress at makeup pa ito. Alam na niya ang ibig sabihin niyon. Tsak na inumagaling ito sa pag-ballroom dancing. Ang kasalukuyang kinahuhumalingan ito. Naka-Amerikana naman ang papa niya. Mukhang magkasunod lamang silang dumating sa bahay. Kung hindi pa nabanggit sa akin ng tita amor mo na nasa dyaryo ka, hindi ko pa malalaman na nakipaglalasyon ka sa isang may asawang lalaki. Ang tita amor na binanggit ng mama niya ay ang nakababatang kapatid nito. My God! Hanggang kailan mo ba talaga pasasakitin ang ulo namin ng papa mo? Anitong tila hirap na sa kanya. Ma, it's not a big issue, okay? Hindi yung dahilan para mataranta ka at ipakasalan ko sa kung sinong Ponzo Pilato. Aniya, hindi kung sino lang ang anak ng tita Karen mo. Amiga nito si tita Karen. Ang Ponzo Pilato naman na tinutukoy niya ay ang mayabang na anak ni tita Karen na si Blake. Negosyante ito at tagapagmana ng malaking kumpanya ng sinulid. College student pa lamang siya ay nagpapahiwatig na ng pagkagusto sa kanya si Blake. Ilang beses niya ang tinapat ito na wala itong aasahan sa kanya, pero makulit pa rin talaga ito. Sadyang ang hambog ito kahit sinabi nitong hindi raw magtatagal, babagsak din siya sa mga kamay nito. Ang lakas ng loob nitong sabihin yun, palibhasa akala nito magugustuhan ito ng lahat ng babae. Yun ang naiisip niyang dahilan kung bakit hindi pa rin ito nagagawang tigilan siya. Sa palagay niya, masyado lamang niyang na-challenge at tatapakan ang ego nito. Bukod sa masamang ugali na ipangako na niya sa kanyang sarili na hindi siya mag-aasawa ng isang negosyante katulad ng kanyang papa. Ayaw niyang matulad sa kanyang pamilya ang bubuoyin niyang pamilya sa hinaharap. Kaya't ganoon na lamang ang reaksyon niya sa sinabi ng kanyang mama. Hindi niya lubos maisip kung paano ipinalagay nito na papayag siya sa gustong mangyarin to. Mama, hindi ko gusto si Blake. Katwiran niya. Hindi siyang pinapangarap ko maging asawa. Ang hambog na yon? Umiling-iling siya. Wag na lang. Aniya nakahulukip-kip habang nakaupo sa couch. At anong gusto mong gawin sa buhay mo? A maging isang kabit? Asik nito sa kanya. Mukhang mahihirapan siyang malasutan ng galit ito sa pagkakataong yun. Ma, huwag ko kayo maniwala sa nakasulat sa dyaryo. Hindi ko naging nobyo ang Jason na yun. Pagsisinungaling niya. Yes, we went out a couple of times, pero hanggang doon lang yun. There's nothing to worry about, I assure you. Kahit naman sakit siya ng ulo, hindi niya naman hinangad na makasakit ng kapwa, lalo na makasira ng isang pamilya. She would never do that. She met Jason in a bar. Vocalista ito ng bandang regular na tumutugtog doon. Unang pagkikita pa lamang nila ay may attraction na silang nadarama para sa isa't isa. Nang tanongin siya nito sa ikatlong beses, nang pagdadate nila kung pwede raw ba siyang maging nobe nito, umuo agad siya. She liked him. Nakalimutan niya ang kanyang mga problema kapag itong kasama niya.
He always made her laugh and he treated her like a princess. Bagay na niminsan hindi pa niya naranasan. Ibinigay nitong isang bagay na matagal na niyang hinihintay mula sa kanyang mga magulang, ang atensyon at oras nito. She couldn't tell if she loved him though. Ang alam lang niya nag-enjoy siya sa company nito. When she was with him, she forgot all of her hang-ups. Kaya nang malaman na niya ang paninilang nito ay kakatwang hindi siya sasaktan. Sandali lang siyang nagalit at pagkatapos okay na siya. Nasa bar sila noon nang sugurin siya ng isang buntis na babae. May nakasunod ditong security guard. So ikaw palang babae ang ginagamit at natungan ng asawa ko para yumaman siya. Anang babae. Bumaba ang tingin niya sa namumbok ng tiyan nito. Kapag guway nakakunot ang noong ibinalik niya ang tingin sa mukha nito. Siya ba talaga ang sadya nito o napagkamalan lamang siya nito? Nakuha na nito ang atensyon ng mga taong naroon. Miss, I don't know what you're talking about. Mahinahang wika niya. Baka nagkakamali ka. Alana Lopez, right? Matarin na sabi nito. Asawa ko lang naman ang lalaking katabi mo. Anito. Otomatikong napatingin siya kay Jason. Tila namutla ito. Nabasa niya sa mukha nito ang katotohanan ng sinabi ng babae na nagkiklaim na asawa nito. 7 buwan ang sanggol na nasa tiyan ko. Alam mo rin ba na bukod sa dinadala kong bata sinapupunan ko, may isa pa kaming anak na lalaki? He is 3 years old. Alam mo rin bang iiwan na kami ni Jason para sa'yo? Pero tanga ka kung iisipin mong iiwan niya kami at sasama sa'yo dahil mahal ka niya. Nagkakamali ka. Ako na nagsasabi sa'yo na ikaw lang ang nakikita niyang paraan para yumaman siya. Maganda ka, Alana. At bata ka pa naman. Huwag mong agawan ang amang mga anak ko. Susan, tama na. Pigil ni Jason sa babaeng nagsasabing asawa nito. Hinila na nito palabas ng bar ang babae. Naiwan siyang tulala at pinagtitinginan ng mga tao. Hindi na siya nagtaka kung kumalat ng pangyayaring iyon sa sirkulo ng mga elitista at umabot sa kaalaman ng kanyang mama. Nalaman lamang niya nasa dyanin na palang nangyari noong isang gabi mula sa matalik na kaibigan niya na si Lena. Tinawag daw siyang home wrecker na sumulat ng artikulong iyon na ang nag-iisang anak daw na matagumpay na negosyanteng si Mr. Julian Lopez at socialite si Evangeline Lopez ay kabit pala ng isang vocalist na isang banda. She did not mind it. Wala siyang pakialam sa sasabihin at iisipin ng ibang tao tungkol sa kanya. Kilala niya ang kanyang sarili at yun lamang ang tagapaniniwalaan niya. Ngunit hindi yun maintindihan ng mga magulang niya. Maaari nga nagsasabi ka ng totoo, Alana, pero hindi na natin mabubura ang mga tao sa isipan nila tungkol sa iyo hanggat hindi tayo nagbibigay ng patunay na walang katotohanan ng balitang yon. At wala kaming ibang naisip na paraan kundi ang paalam sa lahat na hindi pwede mangyari na sa balita dahil matagal mo lang nobyo si Blake at ngayon magpapakasal na kayo. Ma, we don't owe anyone an explanation. I don't owe them an explanation. I don't care kung anong iisipin o sasabihin nila. I am not a homewrecker at wala akong ginagawang masama. Well, maybe you don't, Alana, but we do. Ayaw namin ng papa mong patuloy na isipin ng lahat na posibleng ngang nagkaroon ka ng relasyon sa isang lalaking hindi lang natin kauri ay may asawa pa. You've gone too far, Alana, and this time, hindi na namin ito mapapalagpas. You're going to marry Blake, whether you like it or not. You can't be serious. Binalingan niya ang kanyang papa. Nakita niya sa ekspresyon ng mukha nito na yun din ang desisyon nito. Or are you? Magpapakasal ka kay Blake, Alana. Yun na ang pinaladesisyon namin ng iyong mama. Wika nito. No! Maraing protesta niya. Napatayo siya mula sa kinaupuan. I can't marry Blake. You can go and you will, Alana. I can't. Nataranta na siya. Hindi niya alam kung paano malulustan ang naisipagwa ng mga ito. Hindi siya makakapayag na maikasal siya sa hambog na Blake na iyon. Nakikinikinita na niya ang ngiti na tagumpay sa mga labi nito. Tsak na gagawin itong miserable ang buhay niya. Baka dahil lamang sa natapak ang ego nito kaya gusto siyang pakasalan nito. She knew it was still an all game for him. At sa pagkakataong iyon, makikita na nito ang paraan upang magtagumpay. Pero mamamatay muna siya bago mangyari yun. I can't marry Blake, Mama. I can't marry him because I just married the man I loved this morning. Kinakabahang sabi niya. What? Magkasabay na bulala sa mga magulang niya. You're married? Tumango siya. Yan ang dahilan kung bakit ngayon lang ako umuwi. Bukas ko pa sana sasabihin sa iyo na nagpakasal na ako pero eto't kinumpronta niyo na ako. Ani ang kagat pa ang kanyang dila. And who is this man? His name is Aljon Antonio, Mama. God, sana mapapayag ko si Aljon sa plano ko, naisip niya. Nagpapahinga si Aljon sa kanyang condominium unit. Ang kinita niya mula sa pinakaunang malaking project na pinamahalaan niya bilang arkitekto ang ginamit niyang pambili niyon. Binigyan niya ang kanyang sarili ng 2 buwang bakasyon dahil puro trabaho lang daw ang inaasikaso niya. Pagkatapos na i-design ng isang malaking hotel and resort sa Palawan, nagsimula na siya makilala sa larangan ng arkitektura.
Malaki ang naitulong sa kanya na may-ari ng hotel and resort na iyon na si Mr. C. Nirekomenda siya nito sa mga kaibigan at kakilala nito kaya nagkaroon siya ng maraming kliyente. Sa lahat ng iyon, ang kanyang mga magulang ang nagsisilbing inspirasyon niya. Naalala niya ang pagsikap ng mga ito dahil sa sipag at syaga ng mga ito ay natapos siya at ang kanyang kapatid sa pag-aaral. Dating teacher ang nanay Lani niya at government employee naman ang tatay Limbol niya. Nang mamatay ang lolo niya sa father's side, ipinamana ito sa kanyang tatay ang ilang ektaring lupa nito sa Pangasinan. Ipinagbili iyon ang kanyang mga magulang sa mataas na halaga. Pagkatapos ay nag-resign sa trabaho ang mga ito at tagtayo na lamang ng negosyo. Magaling magluto ang kanyang nanay kaya isang kainan sa tapat na malaking universidad ang naisip na itayo ng mga ito. Specialty roon ang iba't ibang klase ng inihaw na ulam. Pumatok ang negosyo ngayon. Hanggang ngayon ay buhay pa rin iyon. Sikat na sikat ang kanilang kainan. Sa katunayan, meron na yung branch sa ibang lugar. Ang bunsong kapatid niya na si Lena ang namamahal na roon. Hindi naman daw ito nahihirapan dahil may assistant naman daw ito. Kahit papaano ay maalwa na ang kanilang pamumuhay. Ngayon kumikita na siya ng malaki, pinapamper niya ang nanay at tatay niya, pati na rin ang kanyang kapatid. Pinagbabakasyon niya mga ito sa magagandang lugar. Napahaganda rin ang kanilang bahay at nabili pa niya ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Bukod pa yon sa jeep na niregalo niya sa tatay niya na pinapaumbaundirehan ito. Lumaki siyang responsable, mapagpakumbaba at may takot sa Diyos. At dahil nagmula sa hirap, pinahalagan niya ang lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya, lalong-lalo ng kanyang pamilya. Kahit abala-abala siya sa trabaho, tinitiyak niya na bibigyan pa rin niya ng oras sa mga ito. Protective din siya sa nag-iisang kapatid niya si Lena. Ayaw nakikipag-ibig nito sa kung sino-sino. Kaya naman nang makilala niya ang kaibigan nito si Alana, agad siya nakaramdam ng disgusto sa dalagang yun. Pakiramdam kasi niya ay masamang impluwensya si Alana sa kapatid niya. Gayunpaman, hinayaan niya ang pagkakaibigan ng mga ito kahit ngayon nakatapos na mga ito. Ang isa pang pinagtataka niya ay wala siyang narinig mula kay Lena na hindi maganda ang ugali ni Alana. Kahit nga ang kanilang mga magulang malapit din ang loob kay Alana. Lalo ng nanay niya, kung ituring nito ang babaeng iyon para na ring anak. Siya lamang ang nag-iisang membro ng kanilang pamilya na hindi napaamo ni Alana. Hindi kasi niya gusto ang ginagawa nito. Masyado itong maluho. 26 years na ito pero wala pa rin achievement. Pagka-graduate sa kursong business management, hindi niya nabalitang nagtrabaho ito. Bagkos, nakaasa pa rin to sa mga magulang nito. Mahilig pa rin to sa nightlife. Alam niya ang tungkol doon dahil narinig niya minsan na pinag-uusapan ito ng nanay at kapatid niya. Naistorbo pa pamahinga niya nang tumunog ang doorbell. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Ang kapatid niya ang nabungaran niya. Dire-diretsong pumasok ito ng sala at umupo sa may sofa. Busy ka ba, kuya? Tanong nito. Hindi naman, bakit? Pwede ba kitang makausap? Sure, why not? May problema ba? Ako walang problema, pero si Alana mayroon. What else is new? Palagi namang nasasangkot sa gunong kaibigan mong yon. But this time it's really serious. What do you mean? At inumpisan itong pagkukwento. What? Kapag kwan ay bulalas niya na sabihin nito, ang isa pang sadya nito sa kanya. Nasisiraan na nga yata talaga ng ulo yung kaibigan mo eh. Paano niya naisip na gamitin ako para makalasot siya sa kalokohan niya? Nagipit na kasi siya, kuya. Wala na siyang naisip na bang paraan para hindi may pakasal sa mayabang na bambu na yun eh. Wala siyang kilalang matinong lalaki na hindi mapagsasamantala sa kanya kaya ako ang ginamit niya, ganun ba? Palibhasa kasi, puro hindi matitinong lalaki nakakahalubiro ng lukarit mong kaibigan. Wala siyang alam kundi magpasarap sa perang binibigay sa kanya ng mga magulang niya. Labis siyang nainis sa ginawa ni Alana. Ni isa panaginip, hindi niya hinangad na maging asawa isang Alana Lopez na ang tanging may pagmamalaki lang ay ang pagiging anak mayaman nito. Hindi niya maintindihan kung paano ito natatagal ang pakisamahan ng kapatid niya ngayong magkaiba-iba ang personalidad ng mga ito. Homebody, responsible at higit sa lahat, simple lang ang kapatid niya. Samantalang partygoer, lukarit at social labad si Alana. Hindi nga niya inakala makikipagkaibigan ito sa isang ordinaryong tao na katulad ng kanyang kapatid. Simple lamang ang kanilang pamilya. Nakakaluwag man sila sa buhay, hindi rin niya masasabing napantay nilang kahit kahati man lamang ng kayamanan ng pamilya Lopez. Kuya Aljun, tulungan naman natin si Alana. Wala siya ibang matatakbuhan kundi ako eh. Kaya nga ako na mismo nakikiusap sa'yo, tulungan mo siya. Pakiusap pa rin ang kanyang kapatid. Sandaling panahon lang naman yun eh. Yung pagkukunwari ninyo, tapos sasabihin lang daw niya sa parents niya na hindi nag-workout ang marriage ninyo kaya kayo naghiwalay. Lena, narinig mo ba ang sinasabi mo? Nalalaman mo ba ang gusto mo ipagawa sa akin ha? Hindi niya maintindihan kung bakit nag-abala pa itong ilapit sa kanya ang problema ng kaibigan nito. Gayong pati nitong hindi niya gustong ugali ni Alana. Kuya Aljun, Alana badly needs our help. She's my best friend.
Hindi ko hayaang mapahamak siya sa kamay ng Blake na yon. Please help her. Pinagsalikop pa nito mga kamay. Bakit ako? Bakit di nilang kayo maghanap ng ibang lalaki na papatol sa kabaliwan ng kaibigan mo? Dahil bukod sa ang pangalan mo nang nasabi niya sa parents niya, sa'yo lamang kami may tiwala na hindi magte-take advantage ng sitwasyon. Ayaw siyempre nalala na hindi niya alam ang background ng lalaking ipapakilala niyang asawa sa parents niya. Panlulo kung gusto niyo ipagawa sa akin, Lena. Umiling-iling siya. Hindi niya alam kung ano pa maaari niyang sabihin upang ipabot dito ang pagtanggi niya. Kuya Aljun, kailangan itong gawin ni Alana, kung hindi, ipapakasal siya sa lalaking hindi nga niya mahal. Hindi pa maganda ang ugali. Kilala ko si Blake. Gusto lang niyang makuha si Alana dahil natapakan ang kaibigan kong ego niya. Ilang beses nang binasa at pinagsalitaan na hindi maganda ni Alana si Blake, pero hindi pa rin siya tinitigilan ng lalaking yun. Kung ganon, selfish at responsable pa rin si Alana. At isang kapritso na naman ito ang problema nilapit ito sa kanyang kapatid. Naisip pagkukunwari ayaw niyang mapaugnay dito. Never. Hindi ba naman siya nasisiraan ang ulo para gawin yun? Ano na, Kuya Aljun? Pukaw ni Lena sa kanya. Nag-aaksi ka lang ng oras sa kakakumbinsa sa akin. Hindi na magbabago ang isip ko. I said no and that's final. Kuya, I'm sorry Lena. Hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo. Hindi ako papasok sa gulong ginawa ng kaibigan mo. Alana pulled up a stunt on her own, pero hindi ganyan mag-isa yun. She should be responsible enough to clean her own mess. Hindi yung kapag nagkamali siya, hihingin niya tulong ng iba. Panahon na para matutunan niya maging responsable. Yan ang sabihin mo sa kanya. Hindi mo ba talaga siya matutulungan? My decision is final. The answer is no. Hindi ka ba naaawa kay Alana? Pangonsensya pa nito. You never give up, do you? Iiling-iling na tanong niya. Hindi ako makikiusap ng ganito kung di talaga importante. Mahalaga sa akin si Alana, Kuya Aljun. She's my best friend. Ayoko siya mapahamak. Alam kong ayaw mo sa kanya noon pa kaya ayaw mo siyang tignan. Pero kung bibigyan mo na ng pagkakataon na sarili mo para makilala siya, malalaman mong hindi naman siya tulad ng iniisip mo, Kuya Aljun. Marunong kumilatas ang tao sa nanay at tatay. Bakit sa tingin mo napalapit sa kanya si Alana? Hindi ba't sabi naman nila na okay si Alana? Na hindi siya bad influence sa akin gaya ng iniisip mo? Ikaw kasi, basta mo na lang siyang hinuhusgahan? Lena, hindi lang naman ako yun ang dahilan. Pilit na pagpapaliwanag niya. Mabuti sana kung di na kailan pang manloko. Kuya, Alana's parents made a drastic move, so she needs a drastic way out. 6 months lang naman kayo magkukunwari or maybe less. Tapos palalabasin ni Alana sa parents niya na hindi kayo magkasundo kaya naghiwalay rin agad kayo. And knowing how fickle-minded, impulsive and irresponsible your daughter is, they would believe it right away and won't ask any question. Is that what you're trying to say? Natahimik ito. Lena, look, masyado malaking pabor ang hinihingi mo sa akin. Marami pa naman siguro ang lalaking ikakagat sa plano ni Alana. It doesn't have to be me. Ilang beses ko bang kailangan sabihin, kuya, na ikaw ang unang-unang tao pumasok sa isip niya? Siyempre, nagtaranta na siya. Besides, fake lang naman ang kasal ninyo eh. At di naman yung kailangan malaman pa ng mga tao. Before you know it, tapos ng palabas at tulungan mo ng kaibigan ko. Please, kuya, I beg you, help Alana. Pagsasumama pa ng kanyang kapatid. Tignan mo nga ang sarili mo, Lena. Halos magpapatay ka na sa pakikiusap para lang tumulong sa paglilinis ng kalat ng kaibigan mo. Please, Lena. Matitiis mo bang mapahamak ang kaibigan ko? Kung makikilala mo lang si Blake, tiyak na ikaw pa mismo ang magpipresentang magpakasal kay Alana. Umiling-iling siya. Ano bang pinakain ng Alana na yun sa kanyang kapatid? At ganun lang ang pamimilit sa kanya ni Lena? Parang gusto tuloy niyang puntahan si Alana at sermonan, gaya na matagal na niyang gustong gawin. Pagsasabihin na rin niya itong ayus-ayusin ng pagdadamit. Madalas sobrang ikli ng palda at sobrang nipis ng blouse sa suot nito. Halos makita lang panloob nito. Kapag kainitan naman ng panahon, naka-cowgirl outfit ito. Palaging namumula ang uso sa tuwing nakikita niya. Pinagsabihan pa niya ang kanyang kapatid na huwag niya makipagkaibigan dito dahil baka mapahamak lamang ito. Lena, di naman siguro gagawa ng hakbang parents si Alana na ikasasama niya. Kung ipakakasama niya, si Blake. Ngayon, marahil ay naiisip lang na makakabuti yun sa kaibigan mo. Malay mo si Blake pa makapagpatino sa kaibigan mo. Ani niya sa kapatid. Naghahanap ng pagkalinga at pagmamahal si Alana. Kaya ganun siya. Kung kikilalanan siya mga tao, makikita nila kung anong klaseng pagkataong meron siya at kung gaano kahirap ang mga pinagdaraanan niya. Bakit naghirap ba siya? What? Bulalas ni Alana nang marinig ang sinabi ni Lena na kondisyong binigay ng Kuya Aljo nito. Nasa Antonio's Grill pa sila, pag-aari ng pamilya nito ang kainang iyon. Yun ang sabi niya eh, ani Lena. Pero huwag kang mag-alala, pumayag naman na siya eh. Gusto ko lang niya muna makausap. Hayaan mo na lang siya. Ang mahalaga, hindi ka may papakasal kay Blake.
Mabuti nga taalis ang parents mo patungong Hong Kong eh. Di maobligang ipakilala kahit sa kanila si kuya. At lahat sa totoong araw na maniniwala sila, may pagkakataon pa kayo makumbinsin tong husto ng kuya ko. Kung bakit kasi ang pangalan pa ng kuya mo unang pumasok sa isip ko eh. Ang totoo, si Aljun lamang talaga ang naisip niyang makakatulong sa kanya. Kahit halatang hindi siya nito gusto, alam niyang mabuting tao ito. Naintindihan niya kung bakit. Iniisip kasi dito na hindi siya bad influence sa kapatid nito. Hindi pa rin to naging malapit sa kanya. Aloof pa rin to sa kanya. Kahit napatunayan na niyang hindi siya bad influence. Kung pangilagan sa nito ay parang meron siyang sakit na nakakahawa. Kahit hindi sinasabi ng kanyang kaibigan, alam niyang katakot-takot na pamimintas at pamumuna ang sinabi ng kanyang kuya tungkol sa kanya. Hindi na lamang niya iniisip pa iyon na kahit ay natotoo, may mga pagkakataon na sasaktan sa indifference na pinapakita ni Alson kapag pumunta siya sa bahay ng mga ito at nagkakataong nakikita sila roon. 30 years na ito. Matanda ito sa kanilang 4 taon, ngunit hindi niya ito tinatawag na Kuya Aljun. Hindi niya alam kung bakit. Marahil isa pa yun sa kinainis nito sa kanya ang hindi niya pagalang dito. Sinubukan niyang kaibiganin at mapalapit dito, ngunit nang mahalata niyang wala mangyayari sa pagpuporsige niya na maging kaibigan nito ay huminto na siya. Kung sinusubukan niya makapagkwentuhan dito, wala itong isasagot sa mga tanong niya, kundi simpleng oo at hindi. Kapag minamalas pa siya, tumangutang ulamang ito kaya umiiling. Kapag nadarating nilang nasa sala ito ay umaalis ito. Hindi rin kumikibot na hikisali sa usapan kung pagkumakain sa bahay ng mga ito. Lingid sa kalaman itong kahit pa si Lena, labis siyang nasasaktan sa tratong iyon nito. Spoiled brat ang tingin nito sa kanya. Ngunit ibinasa na lamang nito iyon sa klase ng pananamit niya at sa pagiging party goer niya. Minsan pa nga pinagsalitaan sa nito, hindi niya iyon makakalimutan. Freshman pa lamang sila noon ni Lena. Pinagpaalam nito sa mga magulang nitong samahan sa matulog sa kanilang bahay dahil wala siyang kasama roon. Madaling araw sila namabas ng disco, aksidenteng naibangga niya ang kanyang kotse sa isang poste dahil madaling mamparating na dinaanan nila. Hindi naman sila nasaktan. Narumispondi ang mga pulis sa nasaksan nangyari. Tinawagan ng mga ito ang kanilang mga magulang. Si Aljun na nakausap ng mga pulis. Agad ito nagtungo sa ospital na pinagdalhan sa kanila upang masigurong walang na-damage sa kanilang katawan. Galit na galit ito nang dumating. Ang akala ko ba matutulog lamang sa inyong kapatid ko? Kuya, huwag mo nang sasihin si Alana. Sila niya sa niyang kaibigan na hiyaan na lamang kapatid nito. Ang lakas ng loob mong magmaneho ng walang lisensya. And you're drunk. Kung gusto mo ipahamak ang sarili mo, huwag mong idadamay ang kapatid ko. Kuya Aljun, tama na. Hindi ko to ipararating sa mga magulang namin, Alana. Pero ayoko nang maulit pa to. Tama ako. Hindi ka magiging mabuting impluwensya sa kapatid ko. Kuya Aljun, pumasok na kayo sa pickup. Anito sa kapatid, saka siya binalingan. Iyahatid ka namin ni Lena at pagkatapos, iuwi ko ng kapatid ko. Baka higit pa rito mangyari kapag doon ko pa siya pinatulog sa inyo. Kahit nasaktan siya ng husto noon, hindi siya umiyak. Pinigilan niyang tumulo ang nagbabantang mga luha niya. Ayaw niyang makita nitong naapektuhan siya. Ayaw niyang may nakakakita sa kanya na umiiyak siya. Gusto niyang isipin ang lahat na matapang siya, na masaya siya kahit sira ang kanyang pamilya. Naiintindihan naman niya si Aljun kung bakit itong sabi ang masasakit na salitang iyon. Inaako niya ang pagkakamaliit kaya siya talaga ang dapat sisihin. Pinagpapasalamat na lamang niya at wala nangyaring masama sa kanyang kaibigan. Hindi siya nagtanim ng galit kay Aljun dahil sa katwira naman ito. May karapatan itong magalit. Hey Alana, pukaw ni Lena sa kanyang pagbabalik, diwa. Matulala ka na dyan. Huwag kang masyado mag-alala, hindi naman nangangain ang tao ang kuya ko eh. Bakit daw kailangan ko pa siyang kumbinsihin? Hindi ba napapayag mo na siya? Siguro naisip niya dahil magpapanggap kayo mag-asawa. Dapat ngayon palang masanay na kayo madalas na nagkikita, nag-uusap at nagkakasama. Iniisip din siguro niya na baka mahalata ng mama at papa mo na very awkward kisses at isa sa halip na in love kayo sa bawat isa. Pero kinakabahan ako na makaharap ang kuya mo eh. Hindi na ba pwede na tayong dalawa makipagkita sa kanya? Ano ba naging reaction niya nung sabihin mong gusto ko ipakausap sa kanya? Isipin pa lang na makikiusap siya na mag-isay na tetensya na siya at mumibilis na ang tibok ng kanyang puso sa sobrang kaba. Paano kung singitan lang siya nito? Siyempre nagulat siya. Hindi niya na naintindihan kung bakit mo naisip na ano mo na siya ang sasabihin mong pakakasalan mo. But the mere fact na pawayag na siya at gusto kanya makausap, ibig sabihin na intindihan ka niya. Ganun nga kaya yun? Ang totoo kahit siya naguguluhan kung bakit si Aljun na naisip niya. Well baby, she knew she was a good man at ayaw niyang mapasubo sa isang mapansamantalang lalaki. Kahit paano, may alam siyang mahalagang impormasyon tukol kay Aljun. Kaya na mag-usisa ang kanyang mga magulang, meron siyang naisagot. Tila pa nga napanatag ang loob ng kanyang papa na sabihin niyang isang matagumpay na arkitekto ang pinakasalan niya. Ngunit hindi ang kanyang mama. Masyado rin siyang nagpadulos dahil sa pagdedesisyon.
Nang tanungin siya nito kung bakit hindi man lamang niya kinonsulta ang kanyang ninawa, sinabi niyang wala namang panahon ng mga ito para makinig sa kanya. Doon ito hindi nakaimik. Kabilindiri na namang itong iharap niya ang kanyang asawa pagbalik naman ito mula sa Hong Kong. Kung maraming tanong mga ito, natitiyak niyang wala pa yun sa kalahati na mga itatanong sa kanya ni Logan kapag nagkausap na sila. Tiyak na sasabihin ito na napakakapal ng mukha niya. Hay Alana, alam mo ba itong pinasok mo? Napabuntuhan niya siya. Mamamatay siya kapag nangyari yun. Maisip pa lamang yung nakakalokong isin ng tagumpay nito ay mas gugustuhin pa niya na harapin ang galit at paninermo ni Aljun sa kanya. Basta pa pagkatapos ng tutulungan siya nito. Tatanggapin niya lahat ng sasabihin na ito. Papasok lamang yung sa isang tenga pagkatapos ilalabas sa kabila. Okay, I'm ready. Kapag kwain sabi niya kay Lena. Ha? Anitong nakakulot ang noo. I think I can face your brother now. I think I'm ready to talk to him. I can do it, right? Of course you can. Sigurad na nito. Sus, sino ba naman ang kuya ko para katakutan mo? Ikaw pa eh hindi ba't wala kang inuurungan kahit sino? Si kuya lang yun. O nga, madali lang yung utuin. Bumuntang huningalit siya upang mailabas ang tensyon at kabang nararamdaman. You're right. Sang-ayon niya. Walang masamang mangyayari kung haharapin ko si Aljun Antonio. Tao lang din siya kaya bakit ako kailangan kabahan at matensyon ng ganito. Besides, dapat lang kausapin ko siya dala ko may kalingangan sa kanya. That's the spirit. I'm going to face Aljun. Yes, you are, girl. You can do it. He would surely help me, wouldn't he? That's what he assured you, right? Tumango ito. I know my brother. He can't say no to anyone who badly needs his help. And I am proud of him. Yes, I have to believe that. Logan is my only way to get rid of Blake. Keep that in mind and everything will turn out that way we want to be. Go for the gold, Anana. Pampalakas loob pa nito sa kanya. Nang nasa tapat na ng pinto ng condominium unit ni Aljun si Alana, sinalaki na naman sa namatinding kaba. Kung kaninang kasama niya si Lena ay napakatapang niya, ngayon tila biglang naglaho iyon. Hindi niya magawang iangat ang kanyang kamay upang kumutok sa pinto. Inaasahan ni Aljun ang pagdating niya kaya natitiyak niya na naghihintay ito sa kanya. Bago siya umalis ng Antonio's Grill, pinakausapan niya si Lena na samahan siya nito hanggang sa labas lang ng condominium ng kuya nito ngunit tumanggi ito. Lalo lamang daw siyang kakabahan. Isipin pa lang daw ng kuya Aljun ito ang huling barahan niya. Come on, Alana. Just knock on the door. Talk to him and move on. Kailan ka pa ba natakot? Di ba't sa Diyos ka lang natatakot? Huminga ulit siya ng malalim bago niya iniangat ang isang kamay upang kumatok. What's taking you so long? He asked. Palabas ako kanina na makita kitang pupunta ka dito sa unit ko. And that had been like 20 minutes ago. Anitong tumingin pa sa lalong pambisig. Having cold feet, Alana? Narinalay sumuwi ako kanong kalokohan itong ginagawa mo ngayon. Napaawa ang kanyang labi sa sobrang paggabigla sa mga narinig na sinabi nito. Hindi pa man parang hindi niya mapapangatawanan ang pangakong hindi niya sasagutin ito, tahayaan na lamang niya na pagsalitan siya na ito na masasakit. The nerve of this man. Ito ba ang pakikiusapan niya? You know, get in. Putol nito sa sasabihin niya. I don't have the whole afternoon for this. Niluwagan itong pagkakabukas ng pinto. Do you want to get in? Or do you want to go home and forget about the thing you have to say? Hindi pa rin siya nakaimik. Wala pang tumarata sa kanya ng ganoon. Nasanay siya ang mga lalaki nagpapa-impress sa kanya. She was used to men blessing her. But Aljun was different. It doesn't like you, remember? Pilit kinalma niya ang kanyang sarili. Mabuti na lamang niyang pinapasok na sa loob ang unit nito. Yun ang unang beses na nakita niya takapasok siya sa unit na iyon nito. Hindi na siya nagulat na makitang malinis at maayos ang loob niyon. She knew him as an organized man. Sit down. Masyado siyang kabado tensyonado para maupo sa single-seater sofa. She needed space to breathe kaya naupo siya sa mahabang sofa. What do you prefer to drink? Soda, coffee, water? No, thank you, she told him. Hindi mo na kailangan mag-abala pa. Lumapit ito sa refrigerator na tanaw mula sa sala. Pagbalik may dala itong lata ng soda. Start talking. Maotoridad na sabi nito. Ani mo isang criminal shot itong investigador. Tila interogo siya na magaganap ng mga sandaling iyon. Hindi pa nito ang tab ang latang hawak nito at uminom mula doon. Tiningnan niya ito, lalo itong gumapo. Lihim na pinagalitan niya ang kanyang sarili dahil sa kabila ng hindi magandang pagtanggap ito sa kanya, nagwapa rin niyang pansinin ang itsura nito. Matagal nang lumipas ang pagkakaroon niya ng crush dito, nawala yun ang malaman niyang mababa ang tingin nito sa kanya. Alana? Pukaw nito sa atensyon niya. Aha! Sabihin mo na kung ano sasabihin mo. I want to hear everything you have to say. Hindi ba't nasabi na sa'yo lahat ni Lena? I want to hear it straight from you. Nainis na talaga siya sa pagka-demanding nito. Pumikit siya at pagkatapos ay bumuntong hininga.
Sandaling rumehistro ang amusement. Diyan sa mga mata nito, nagdududa talay siya kung tunay ang emosyong iyon. Why don't we have to do this way, Aljun? Lakas na obnawika niya kahit halos mabingin na siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sasagutin ko ang lahat ng gusto mong itanong. Total naman nasabi na si Ren ang pake ko sa pagpunta mo rito. Hinimas-himas ito, ang baba nito. Okay, anito sa kaikinibit ng mga balikat. Hindi mo pwedeng sabihin mo lang sa parents mo na ayaw mo magpakasal kay... What's his name again? Blake, sagot niya. Yeah, Blake. Hindi ba pwedeng panindigan mo lang na ayaw mo magpakasal sa lalaking yon? Matigas naman ang loob mo, hindi ba? It seems wala kang kinatatakulan at wala ka din pinangangilagan. Ginawa mo rin kung ano ang gusto mong mangyari. Why not apply the same attitude on this matter? Bakit hindi mo nalang igiit sa parents mo ang pagtutol sa gusto na mangyari? Ito na nga po. Nagsimula ng panalait ito sa pagkatao ko. Anang isip niya. It's different this time. Kapag Guan ay sabi niya. How different? Well, kung hindi pa nababanggit sa iyo ni Lena ang tungkol sa... Balita sa Jared tungkol sa akin, sasabihin ko sa iyo ngayon. Yung si Logan na pabalita sa Jared na... That you had an affair with a married man? And the wife of that man confronted you in a bar? Oh, I read about that. Pinigilan niya ang paghuhulagpos ng kanyang emosyon. Kahit tahimigan niya ang pangungutya sa tinig ito. I didn't know Jason was married, Logan. Oh, really? Really? If you say so, alitong muling kinibit ang mga balikat. It's just that you strike me as the kind of person who would try different things. What do they call that nowadays? Adventurous? Are you trying to say na alam ko may asawa si Jason kahit nung bago pa ako makipagrelasyon sa kanya? I am not trying to imply anything. I'm just being curious. That's all. Kumirot ang kanyang puso. Bakit tila nasaktan siya? Dahil ba hanggang na mga sandaling iyon ay hindi pa rin nagbabago ang impresyon nito sa kanya? Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lamang kakayahan nitong saktan ang kalooban niya. What he thought of her should not matter at all. But then it mattered and that really bothered her. Hindi na mahalaga. Sa akin kung naniniwala ka man o hindi sa sinasabi ko. Gaya na sinasabi ko nakarating ang balitang iyon sa parents ko. And they believe I've gone too far this time. Kaya para sa kanila mas makakabuti magpakasal na lamang ako sa lalaking gusto nila. Kapag nangyari iyon saka lamang daw sila matatahimik. And I know I could not argue with them this time. Sila ang mga magulang mo kaya't sila nakakalam na makakabuti para sa'yo. Kahit hindi nila kinala si Blake, napailing-iling siya. Can you believe it? They're claiming they know what is good for me when they don't even know me. Nagkukunwari lang sila nagmamalasakit sa'kin. Ang totoo wala silang iniisip mo na yung reputasyon nila. Natigilan siya na ma-realize kung ano nasasabi niya. Jeez, Alana, tama bang maglabas ka ng hang-ups mo na wala namang pakilamang lalaking kaharap mo? What were you thinking? I'm sorry. Inging paumanhin niya kay Aljun. Going back to our topic, hindi ako pwedeng ikasal kay Blake dahil sinabi ko na sa mga parents ko na nagpakasal na ako sa ibang lalaki. And they just took it like that? Hindi ba sila nagduda na baka gawa-gawa mo lang ang lahat? Well, alam nilang kaya kong gawin ng kahit na ano, kaya marahil naisip nilang hindi nga malayong totoong nagpakasal na ako. Now they want to meet you. Me? Nagulat ang tanong nito. I mean, yung Aljun Antonio na sinabi kong pinakasalan ko at ngayon ay asawa ko na and that's you. Nahihiyang wika niya. Ni hindi siya makatingin ng diretso rito. Parang bigla siyang nahiya rito. In the first place, kiniinisan nga siya nito. Pagkatapos ito pang naisip niya isang kalang, ano na lamang iisipin nito na pinapantasya niya ito? Pirilig niya ang kanyang ulo. Look, I don't know. I know I have don't try to use your name but you're right. I know that. Ito na yata ang pinakamahirap na taong nakausap niya sa tanang buhay niya. Pero ang pangalan mo ang kauna-unahang naisip ko. Alam kong wala akong karapatang hingin ng tulong mo but I'm asking for it nonetheless. Kung may ibang paraan lang, kung may kakilala lang ako at hindi magsasamantala sa sitwasyon, I swear to God, hindi ko hingin ng tulong mo. Believe me, ikaw ang pinakauling taong lalapitan ko. Gosh, mali naman yata na sabi ko. Sa sobrang pagkataranta niya kung ano na pang kanyang sinasabi. She did not know if she was making any sense at all. O lalo naman siya nagbubukang katawa-tawa sa paningin ni Aljun. But you're asking for my help now. Yes, and that's because I don't have any choice. I promise I'm going to make it easy for you. I'll do everything I can. How can you possibly make it easy for me when you're asking me to lie to your parents? It's the only way I know, believe me. I will make it easy for you. How? Tell me how can you do that? I could be a good wife to you. Labis niyang kinagulat ang dinagdong na iyon ng kanyang isip. Mabuti na lamang hindi niya nais sa tinag iyon. Kapag nagkataon, magiging malaking kahiyan iyon para sa kanya. She did not want to be Aljun's wife, did she? I could pay you. Sa halip, yun ang sinabi niya. Umayos ito ng pagkakaupo. You will pay me?
Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Yes. Kanda utal na sagot niya. Name your price. Babayaran kita ng kahit magkano para sa tulong na ibibigay mo. Tumawa ito ng malakas. Hindi niya inaasahan yun. You will pay me. Kapag Juan, ulit ito sa sinabi niya. What's so funny about it? Naiirita na siya. Para kasing may kahalong pang insultong pagtawa nito. Tumayo ito at saka nagpalakad-lakad. Tinatanong mo pa ako na nakakatawa sa sinabi mo, ha Alana? Muli itong humarap sa kanya. I will tell you what's so funny about it. Tumayo ito sa harap niya. Hinawakan ng magkabil ng balikat at pagkatapos, dahan-dahan siyang tinayo. Mukhang nagalit ito. Alam mo ba kung ano nakakatawa, ha Alana? Anito habang inilalapit ang mukha nito sa mukha niya. Nakakatawa ka dahil akala mo makukuha mo lahat ng gustuhin mo gamit ang pera mo. Well, ito ang dapat mong malaman. Hindi lahat ng tao nasisilaw sa pera. Meron pa rin mga tao may prinsipyo at kayang kumita ng pera sa sarili nilang paraan. Ibahin niyo kami. Ibahin mo ako. Hindi ako nasisilaw sa pera. Kaya kong kumita sa sarili kong paraan. Hindi ako katulad na iba na gumagamit ng perang hindi naman nila pinaghirapan. Kaya wag na wag mo ako sasilawin ng pera mo. Maliwanag ba? Marien at mabigat na ako sa nito. Natakot siya kay Aljon. Hindi niya intensyong tapakan ang pagkataon nito sa pag-alok niya ng pera. Ang tanging hangad lamang niya makabayad sa tulong na binibigyan nito sa kanya. Naginit ang sulok ng kanyang mga mata. Bago pa niya namalayan at napigilan ang sarili na laglag ng mga luha niya. Masakit na masakit ang kanyang kalooban. Maya-maya pa'y umuugan ang kanyang mga balikat at napapasigok na sa tindi ng emosyong kanyang nararamdaman. Ito ang pinakahuling taong gusto niya makasaksi sa kanyang kahinaan. Pero sa harap pa nito siya nag-breakdown. Hindi niya mapapatawad ng kanyang sarili dahil doon. Umatras siya upang makawala mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aagos ng kanyang mga luha. Naramdaman na niya ang panginig ng kanyang katawan. Hindi na talaga niya makontrol ang kanyang emosyon. Namagangat siya ng tingin kay Aljo, nakita niya ang pagkagulat na nakabadha sa mukha nito. Alana, bigkas ito sa pangalan niya. Umiling-iling lamang siya. Gusto niya niyang umalis ng lugar na iyon. Gusto niya niyang maglaho sa harapan nito. Gusto niyang wag magpakita rito kahit kailan. Ilang beses pa siyang napasigok-sigok sa pagpipigil na magkaroon ng tunog ang kanyang pag-iyak. I should be going. Nanginginig ang boses sa sabi niya. Bago pa siya mapigilan nito ay mabilis na siyang lumabas ng pinto. Nung nasalbas siya ng elevator, hindi niya alintana mga kasakay niyang napapatingin sa kanya. Matagal nang wala si Alana, ngunit nananatili pa rin nakatayo at nakatingin sa pintong nilabasan nito si Aljon. Tulala pa rin siya sa naging reaksyon nito dahil sa masasakit na salita na hindi sinasadyang nabitawan niya rito. Namakabawi, lumabas siya ng pinto at inalam kung maaabutan niya pa ito. Ngunit hindi na niya ito nakita. Pumasok ulit siya sa kanyang unit. Sinarang pinto at nanghihinang napaupo sa mahabang sofa. Dama niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pumikit siya ng mariin at saka sumandal sa sofa. Ano ba ang nagawa niya? How could he be so rude? Paano niya nagawang saktan ang damdamin ni Alana? Kahit anong justification ang ginawa niya, hindi pa rin may tatangging mali ang kanyang ginawa. Pinaiyak niya ito. Ang balak niya ay intimidate, inisin at pikunin lamang ito para malaman niya kung hanggang saan ang tatagal nito. Kung susuko ito at hindi na lamang hihingin ang tulong niya o pagpapasensyan siya nito, mapapayag lamang siya nito. Damn it! Bakit ibang nangyayari? Oo nga't malaking disgusto niya rito at uminit ang kanyang ulo nang sabihin nito nakandasi ang bayaran nito. Pero hindi pa rin sapat na dahilan niyon upang saktan niya ng labis ang damdamin nito. Naawa siya rito na makita niyang umiiyak ito. Panay ang paghikbi nito. Halos hindi na nga ito makahinga. At nang makita niyang tila hirap na hirap ito sa pagpipigil ng emosyon, halos madurog ang puso niya. Tila ba puno ng pait, sakit at pagdaramdam ang puso nito? God, I've hurt her. Paulit-ulit na wika ng isip niya. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Oh God, what have I done? Si Alana pa lamang babaeng umiyak ng ganun sa harap niya. He respected woman. Kahit ano o sino pa iyon, malaki ang pagpapahalaga niya sa mga babae dahil sa kanyang ina at bunsong kapatid. Ngunit ngayon sa pang naging dahilan ng pag-iyak at pagsama ng loob ni Alana, kung hindi lamang siya natunalay na habol sana siya nito, gagawin niyang lahat upang mabawi ang sakit na dinulot niya rito. Hindi rin siya papayag na umuwi itong masamang-masama ang loob. Sa kalagayan nito, baka kung ano pang nangyari dito. Baka may maisipan itong gawin. Baka dahil sa labas sa sama ng loob ang aksidente ito sa pagmamaneho. Lalo pat wala naman itong driver. Lalo siyang nabagabag. Tinawagan niya ang kanyang kapatid. Sasabihin niya rito ang nangyari kahit alam niyang maaaring magalito ng husto sa kanya. Gusto lamang niya makatiyak na maayos na makakauwi si Alana sa bahay naman ito at walang mangyayaring masama rito. Sweet heavens! He had never felt so guilty as he was right at the very moment. And he blamed himself for feeling guilty. He had acted like a jerk. Nang umagang yon, dumating ang mga magulang ni Alana.
Batid niyang hindi lumalabas sa mga ito pagkatapos magpahinga dahil inaasahan ng mga itong ipapakilala niyang lalaking kanyang pinakasalan. Yun ang pangako niya bago umalis sa mga ito. Yun din ang araw na sinabi niyang isasama na siyang umalis ng kanyang asawa. Ngunit hindi na yun mangyayari pa. Wala siyang maiharap na Aljon Antonio. Kaya wala siyang magagawa kundi aminin sa mga ito na hindi naman totoong nagpakasal siya. Mapipilitan din siyang pumayag na maipakasal kay Blake. Inisip niyang umalis na lamang ng kanilang bahay at mamuhay na mag-isa. Graduate naman siya ng kursong business management. Ngunit nagbagong isip niya na malalang buhat nga pala na makagraduate siya, wala pa siya naging trabaho. Wala siyang work experience na may pagmamalaki sa mga kumpanyang a-applyan niya. Kapag nalaman na may-ari ng kumpanyang a-applyan anak siya nag-sunding si Mr. Julian Lopez, tsak na magtataka ang mga yon kung bakit kailangan niya magtsaga sa mababang posisyon. Malamang hindi siya tanggapin o kaya naman maging daan iyon upang matuntun siya ng kanyang mga magulang. Ayaw naman niyang ibenta mga gawa ang paintings niya. Narinipon niya mga yon para sa exhibit na binabalak niyang isagawa. Kulang pa nga mga yon. Kapag nakompleto na naman yon ay saka siya maghahanap ng agent na pwede maghanap na mag-i-sponsor sa kanya. Hindi na niya alam ang gagawin. Tsak gagamitin ng mga magulang ang koneksyon ng mga ito para wala siya magawa kundi magpakasal sa Blake na iyon. At hindi niya gustong mangyari yon. Nang kumatok sa pinto isa sa mga kasambahin nila at sinabing nakanda ng hapunan, gusto naman niyang maiyak dahil wala siyang iharap na asawa sa kanyang mama at papa. Pagkatapos sila mag-usap ni Logan, nakatanggap naman sila ng tawag mula kay Lena. Tinanong nito kung ano nangyari sa pag-uusap nila ng Kuya Logan nito. Wala siyang intensyong sabihin sa kaibigan at totoong nangyari dahil ayaw niyang magkasamaan sila ng loob ng mga ito. Kaya kahit anong pilit sa kanya ni Lena, hindi siya sinabi ang totoo. Sa halip, sinabi niyang nagbago na ang kanyang isip. Naaaminin na lamang niya sa kanyang mga magulang na hindi siya nagpakasal. Tama si Logan sa nais itong iparating sa kanya. Problema niya yun kaya dapat lamang na siya ang mag-isang lumutas. Hindi tamang idamay pa niya ito at si Lena para lang malusutan niya ang kasalukuyang sitwasyon. Nang muling magsalita ang kasambahin nilang si Manang Mila, sinabi niyang susunod na lamang siya. Hindi na siya nag-abalang mag-ayos. Asul na pajama, puting t-shirt na may mukha ni Elmo ang suot niya. Wala pagkabata, paborito na niya ang mga karakter sa Sesame Street. Alana, ang sabi ng mama mo, dalian mo raw at naghihintay ng bisita, sabi ni Manang Mila. Kumunot ang kanyang noo. Bisita? May bisita sila? Si Blake kaya yun? Bago pa niya matanong si Manang Mila, narinig niya ang papalayong yabag nito. Lalo siyang nanlumot na wala ng gana magbihis para maging presentable sa harap ni Blake. Ngunit bakit pupunta ang lalaking yun gayong alam ng mga magulang niyang darating ang sinasabi niyang asawa? Pinano ba talaga namang itong imbitahan si Blake kasabay ng pagdating ng asawa niya? Kapag pinagtapat na niya ang ginawang kasinungalingan na nakaharap si Blake, lalo siyang pagtatawanan ng mayabang lalaking nun. Sadya nga yatang pinarurusahan sa natadhana. Kailangan ba talaga siya masaktan ng labis? Huminga siya ng malalim upang kahit papaano mabawasan ang paninikip ng kanyang dibdib. Ilang saglit pa't mubanasin ang kamat lumabas ng kwarto. Nabagman sa kalooban niya ay kailangan niyang harapin ang kanyang mga magulang, pati na rin ang Blake na iyon kung ito man ang dumating nilang bisita. Nakasimangot siya. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng sapin sa mga paa. Hindi rin niya inayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok. Basta tinaas niya iyon gamit ang clamp. Ganun lamang ang ayos niya kapag nasa bahay. Madalas siyang kinagagalitan ng kanyang mama dahil doon. Dapat daw kapag lumabas siya ng kwarto, parati siya nakaayos para kapag may biglang dumating na bisita, hindi raw nakakahiya. Ayaw raw nitong maaabutan siya ng mga bisita na walang kaayos-ayos. Ano na lamang daw ang sasabihin ng mga amiga nito? Na naturingan itong socialite at trendsetter ng kabataan nito pagkatapos ang anak maaabutang hindi nakaayos? Napailing-iling siya. Walang ibang nasa isip ang kanyang mama kundi ang sasabihin at iisipin sa kanila ng mga tao. Pilit pang pinalalabas itong perpektong kanilang pamilya. Halos hindi nga sila nagkikita. Mabibilang ang mga pagkakataong magkakasabay sila sa pagkain at isa sa iilang pagkakataong iyon ay ang gabing iyon. Kung nagkasundo sila ni Aljo na taloy ang pagpapanggap ito bilang asawa niya, hindi sana siya namamroblema kung paanong babawiin sa kanyang mga magulang ang mga nasabi niya. Kung bakit naman kasi nabanggit-banggit pa niya kay Aljo ng tungkol sa pera, ngayon na-realize na insulto niya ng hustong pagkatao nito. Muli, hindi niya masisisi ito kung magalit man ito at kaya ng dati, lihim na inako niya sa kanyang sarili ang kasalanan. She provoked him. She was asking too much of him that could possibly give. Masyadong malaki ang sakripisyo ang hinihingi niya rito. Nasa ganun siyang pag-iisip na tuluyan siya makababa ng hagdan. Naroon at nakaupo na sa magkabilang single-seater sofa ang mama at papa niya. As usual, naka-Amerikana ang kanyang papa. Tuwid na tuwid ang pagkakaupo samantala naka-formal dress naman ang kanyang mama at kumpleto ang set ng perlas sa katawan nito. Pagkatapos din ng mga ito ay nabaling ang tingin niya sa lalaking nakaupo sa mahabang sofa. Sweet heavens! Is this some kind of a joke?
anang isip niya. Nananaginip pa siya ng gising o namamarik mata o totoong si Aljon Antonio nakikita niya nakaupo roon at nakatingin sa kanya. What was he doing here? Papanong narunto ng mga sandaling iyon samantala na maghiwalay sila nito? Galit na galit nga ito sa kanya. Pumikit siya at muling dumilat upang matiyak kung si Aljon ba yung nakikita niya. Ngunit hindi ito nawala sa paningin niya. Si Aljon nga nakaupong iyon. Nakaslaks ito na beige at pink na long sleeve polo. Nakataas sa mga banggas niyon hanggang sa siko nito. But he looked so good. Napakatikas at napakagwapong tingnan ni Aljon sa suot nito. Sino ba namang babae ang hindi mangangarap na makuha ang atensyon ng lalaking to? Yun ang laman sa isip ni Alana habang nakamasi dito. Para napakasarap isipin na sa kanya lamang ito pinagkaloob ang atensyong tinutukoy niya at hindi sa kahit sinong babae. Alana, look at yourself! Tila bigla siyang natauhan ng marinig ang exasperated at tinig na iyon ng kanyang mama. Bakit ganyan ang suot mo, bata ka? We're going to have dinner with your husband and you are not dressed yet? Heaven forbid! Hindi ko lang alam kung kailan ka magtitino, bata ka. Very much like my mother, she thought. Evangeline, hayaan mo ng anak mo. Narinig niyang sabi ng kanyang papa sa kanyang mama. Alana, we've met your husband. Why don't you come here and greet him? Isang alanganing ito ang binigay niya sa kanyang papa. Malakas na malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang lumapit siya sa mga ito. Tumayo naman si Aljon at isang matamis na ngiti ang pinagkaloob nito sa kanya. Good evening, sweetheart. Bati nito sa kanya at saka hinalikan nito ang kanyang noo. Nakatulog ka ba? Masuyong tanong pa nito sa kanya. Habang mukhang na-rehearse itong husto ng pagpapanggap, siya naman hindi malaman kung anong ikikilos. Naramdaman pa niya ang bahagyang panginig ng kanyang katawan ng dumampi ang mga labi nito sa kanyang noo. Oh boy, am I in heaven already? Hindi naman. Kanda utal na sagot niya. Hindi siya makatay ng diretso sa mga mata nito dahil sa labis na pagkailang. Ni sa imahinasyon hindi niya inasahang darating ito at bibigay ang tulong na hinihingi niya. Hindi naging maganda ang paghihiwalay nila, kaya nga desidido na siyang harapin na mag-isa ang kanyang problema. Kahit hindi sabihin nito ay alam niyang hindi kusa ang ginawang pagpunta nito sa kanilang bahay. Natitiyak niyang pinilit lamang ito ng kapatid nito. And knowing her best friend, katakot-takot na paranumbat at pamimilit ang ginawa nito, mapapayag lamang nitong kuya nito at tulungan siya. At dahil hindi kayang isinilogan ng kapatid, wala itong nagawa kundi pumunta sa kanilang bahay at ituloy ang pagkukunwaring asawa niya. Nakaramdam siya ng hindi matatawarang hiya sa isiping labag sa kalooban nito ang ginagawang pagtulong sa kanya. Para tuloy siyang kaawa-awa na kailangan limusin ng tulong. She should have known Lana would do everything to help her. Hindi na siya magtataka kung nasa isip ni Aljo na sinamantala niya ang pagiging best friend ng kapatid nito. My God, Alana! Niwala ka pang suot na tsinelas. Bakit ba hindi mo pa rin maihinto ang habit mong yan na magpalakad-lakad sa bahay na nakayapak para ka pa rin bata? Mabuti na lamang wala na mga maiga ko ngayon. Pura na naman ang kanyang mama. Hay nako, Aljon. Kailangan mo pagtiisan ang ugali ng asawa mo. May pagka-challenge ang batang yan kaya ngayon pa lang, hinihiling ko na sa iyong habaan mo iyong pasensya. Dugdong pa nito. Her mother spoke to Aljon with fondness. Iisa lamang ibig sabihin niyon. Gusto nito ang binata. Kilala niya ang kanyang mama kapag hindi nito ka-level ang kaharap at hindi nito gusto iyon, tahimik lamang ito at nakataas ang noo. Ngunit hindi ganun nakikita niyang pakikitungo nito kay Aljon. My God! Obviously, her parents had immediately liked her husband. Or should she say, pretend husband? Why don't you formally introduce your husband to us, Alana? Pukaw sa kanya ng papa niya. Napapitlag pa siya ng maramdaman ang paghawak ni Aljon sa likod niya. Masyado siya nagugulan at nabibilisan sa mga pangyayari. Hindi niya iyon napaghandaan. Iba ang pinaghandaan niya kaya talagang nangangapa siya ng husto. Ma? Pa? Meet my husband, Aljon. Aljon, meet my parents. Kanda utal na sabi niya. Napilitan na siyang ipakilala mga ito sa isa't isa kahit hindi siya komportable sa eksenang iyon. I'm pleased to meet you, ma'am, sir. Sabi naman ni Aljon sa mga ito. Hindi ba dapat lang na mama at papa na rin ang tawag mo sa amin? Yaman din lamang at sawa mo ng anak namin. Tanong ng kanyang papa kay Aljon. Marino na sinabing yun ito at tinatanggap nito si Aljon bilang asawa niya. Nag-guilty siya dahil doon. Kahit kano kalaki ang pagkukulang ng mga ito sa kanya, hindi pa rin niya dapat niloloko ang mga ito. Salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin, Papa, Mama, ani Aljon sa mga ito. Nadoble ang guilt na nararamdaman niya. Idinamay pa niya si Aljon sa kanyang problema. Welcome to the family, iyo, anang mama niya. Magmamano sana rito si Aljon ngunit agad itong sumenyas na halik sa pisngi ang gusto nito. Nakangiti namang hinalikan ni Aljon ang kanyang mama. Pagkatapos niya nagmano ito sa kanyang papa na tumayo na rin. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan niya ang mga ito. Parang gusto niyang maluha sa eksena ng nasaksihan.
Napakiramdam kasi niya sa unang pagkakataon, napasaya niya ang kanyang mga magulang. Parang totoong-totoong nakikita niya. Siya man muntik nang madalas sa ligayang nakikita niya sa mga ito. Muntik na siya maniwalang totoong asawa niya ang pinakikilala niya sa kanyang mga magulang. Bakit pa bigla niyang hiniling na sana hindi na lamang pagkukunwari ang lahat? Bakit parang niyang gusto maging totoong Mrs. Aljon Antonio? Ikaw nang bahala sa anak namin, iho. Ipinapabayan na namin siya sa iyo. Alana, may be a lot of things, but I can vouch that you're lucky to have her. And we do love her. We want nothing but the best for her. Kahit hindi namin yung matagumpay na naipapakita sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ng kanyang papa. Yun ang unang beses na rinig niyang nagsalita ito ng tungkol sa kanya. And her father spoke of her as though he loved her. Makakaasa ho kayo, papa? Tugon naman ni Aljon. Ang mabuti pa mag-dinner na tayo, ito na natin tuloy yung pag-uusap. Anang papa niya. Magkakasunod na nga sila nagtungo sa dining area. Nakahain na ron ang hapunan. Naupo sila ni Aljon sa magkatabing silya at di pa rin nawawala ang pagkailang at tension niya. Manang Mila, hindi mo na itatanong. Nag-asawa na si Alana at itong si Aljon na napangasawa niya. Anang papa niya kay Aling Mila. Isa-isa nitong nilalagyan ng malamig na mango juice ang kanilang mga baso. Siya nga ba, Alana? Natutuwang wika ni Manang Mila. Natutuwa ako para sa iyo, anak. Kiming ngumiti lamang siya. Ikinagagalak ko ho kayo makilala, Aling Mila. Sabi naman ni Aljon. Tumayo pa ito tagmano. Natuwa naman si Aling Mila sa paggalang na pinakita ni Aljon. Talagang napalaki na maayos na tatay Limbal at nanay Lanis na Aljon at Lena. Kitang-kita yun sa natural na kilos ni Aljon. Alagaan mo si Alana, ha, Aljon? Mapalad ka at siyang napangasawa mo. Mabait na bata itong si Alana. Maluha-luha pang wika ni Aling Mila. Siya man ay naluha. Malapit na malapit sa kanya si Manang Mila. Kay Lena, ito ang nakakaalam sa lahat ng mga pinagdaraanan niya. Mas tumayo pa itong ina kaysa kanya, sa kanyang mama. Tumayo ito at niyakap ito. Salamat, Manang Mila. Hinagod-hagod itong kanyang likod. Excuse my daughter. Aljon, anang kanyang mama. Masyado kasing malapit ang batang yan sa mga katulong dito. Napatingin siya sa kanyang mama. Hindi niya nagustuhan ang sinabing yun ito. Parang isang malaking kahiyan na maging malapit sa mga katulong. Ano magagawa niya kung sa mga katulad ni Manang Mila siya nakakasumpong ng pagmamahal na hinahanap niya? Okay lang ho yun, sabi ni Aljon sa kanyang mama. Isa ho yun sa mga katangian na gustuhan ko sa inyong anak. Mabait at mapagpakumbaba siya kahit nabibilang siya sa mataas na antas ng lipunan. Buntik na siyang mapaupo sa sinabi niyo nito. Hindi niya mabasa sa ekspresyon ng mukha nito kung bahagi pa rin ba yun ang pagkukunwari o yun talaga ang tingin nito sa kanyang pagkatao. Kung sana nga ay ganun ang impresyon nito sa kanya, kung hindi niya alam magkukunwari lamang sila at malaking diskusyon nito sa kanya, baka maniwala pa nga siyang totoo sa loob nito ang papuring binitiwan nito. But she knew him and she knew better. Alam mo ba, iho, na pamilyar sa akin ang pangalan mo? Pag-iiba ng kanyang papa sa usapan. At hindi nga ako nagkamali. Ikaw ang magaling na arkitek ang pinagmamalaki sa akin ng aking kumpaneng si Angelo C. Ikaw pa lang nag-design ng hotel na resort na pinatayo niya sa Palawan? I've been there and I admire your work. Hindi nakatakataka kung isa ka sa malaking magiging ilang bagong arkitek na mabilis magkakaroon ng pangalan sa inyong larangan. Ngayon ako naniniwalang magaling pumili ang aking unika iha. Salamat ho. Tila sanay na sanay ito makilahubilo sa kahit na sino. Hindi tamang namimili kayo ng tamang pakikihirapan na mabuti. Kahit ang namamali mo sakali ay nararapat na igalang. Katulad ng pagkala na binibigyan natin sa manlalaki at kanilang tao sa lipunan. Binalingan sa nito. Hindi ba tama naman ako, Alana? Aba, syempre po. Hindi niya maikakailang naingit sa klase ng mga magulang na meron sina Aljon at Lena. Nagsikap din naman sina Tatay Limbal at Tanay Lana na may taguyod ang mga anak na mga ito, ngunit hindi na compromise ang panahong dapat na iukol sa mga ito na magkapatid. Kahit sub-sub sa trabaho na alagaan pa rin ang husto ng mga ito, sina Aljon at Lena. Malayong-malayo ang magulang ng mga ito sa kanyang mga magulang. Walang mahalaga sa kanyang mama at papa kundi ang ma-maintain ang status ng mga ito sa lipunan. Puro trabaho ang nasa isip ng kanyang papa. Hindi ito nagkaroon ng panahong asikasuhin silang mag-ina. Bilang gante, ganun na rin ang ginawa ng kanyang mama. Ang masakit nga lang, siya ang nag-suffer. Nawalan na rin ito ng oras at di lamang sa kanyang papa kundi maging sa kanya. Di naman ito nagtatrabaho ngunit kung kaano katagal ang oras na inilagay ng kanyang papa sa labas ng bahay, ganun din katagal na wala ang kanyang mama. Pero ang pinagtataka ko, bakit kailangan ninyong magmadali? Bakit din ninyo pinlano ang church wedding ninyo? I don't see any reason why you had to marry in the snap of a finger. Sunod-sunod na tanong ng kanyang mama. Pagkakataon na niya para magpaliwanag. Mahirap na at baka wala na kandang sagot si Aljon sa mga ganong klase ng tanong. Actually, mama, it was my decision, she said. Ako ang nagpilit na magpakasalan lamang muna kami ni Aljon sa... Sa quest. Sa kanilang din namin paplanuhin ang church wedding.
Ayoko na muna ng mga hassles. I just want to keep everything simple and... Tell me, Alana, are you pregnant? Mabilis na tanong ng kanyang mama. What? Nagdadalang tao ka ba kaya nagmamadali kayo magpakasal? Ma, I'm not pregnant. Mariing tanggi niya. Hindi kami nagpakasal dahil buntis ako. Well, I admit it was a spur of the moment thing. Bigla ko lang naisip na nasa tamang edad na kami ni Aljun. Tinanong ko siya kung willing siyang pakasalan ako right at very moment and he said yes. Then we got married. That's it. Bakit ngayon mo lang siya pinakilala sa amin? Tumingin to sa mga kamay nila ni Aljun. Bakit wala yata ako nakikitang wedding ring sa mga daliri niyo? Ma, in case you have forgotten, palagi kayong wala ni Papa sa bahay kaya walang parang makilala si Aljun. And about the wedding rings, bukas pa namin makukuha yung mga singsing na pinasadya namin. Right, sweetheart? Aniya sa kanakangiting binalingan si Aljun. Right. Evangeline, hayaan mo muna ng mga bata. Nasa hustong edad na sila para magdesisyon sa sarili nila. Ang mahalaga, sinabi nila sa atin ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Pwede naman ngayon nating planuhin ang kanilang church wedding. Well, ano pa nga bang magagawa ko? Kailangan na dating simulan ng planuhin ang church wedding ninyo. Anang kanyang mama. Ma, ang gusto ko sana saka na namin planuhin ito ko sa church wedding. Maybe 3 months from now? Meron pa kasing tinatapos sa project ang asawa ko. Kapag natapos na yun at magkakaroon na kami ng panahon. But don't worry, a church wedding is definitely a part of our plan. Sandaling tila nag-isip muna ang kanyang mama. Siya, sige, kayong bahala. So long as it would be soon, that's fine with me. So, tapos na ang topic na yan. Huwag na natin i-pressure ang mga bata. Matutuwa ang kumpare ko kapag binalita ko sa kanyang manugang ko na magaling na arkitektong pinagmamalaki niya. Alam mo ba, Aljun? Nabanggit sa akin ni kumparing Angelo na gusto kanyang maging manugang. Gusto nga niyang ireto sa iyong bunsong anak niya na si Danica. Yun pala kayo ng anak ko magkakamabutihan. Nangingiting sabi ng kanyang papa. His good reputation and achievement as an architect made up for his not being the son of a rich and a well-known family. Yun din ang natitiyak ng dahilan ng kanyang mama kaya mabilis na natanggap ng mga ito ang binata. Ngunit masasabi rin niyang nagustuhan ng kanyang mga magulang ang ugaling nakita ng mga ito sa binata. Aljun, iho, ang mabuti pa bukas mo na isama si Alana. Dito na muna kayo magpalipas ng gabi. Sigurado akong hindi pa nakakapag-impake ang batang yan. Kaswal na wika ng kanyang ama. Ho! Magkasabay pang bulalas nila. Nagkatinginan sila. Parang sinasabi nito na hindi na-anticipate ang sinabing iyon ng kanyang mama. Bakit? May problema ba? Tanong ng kanyang mama. Pinilit niyang umiti. Wala ma, hindi lang namin naasahan na okay lang sa inyo na magpalipas ng gabi dito si Aljun. Aniya, wala namang masama ron. Welcome na rito si Aljun. Besides, kasal na kayo. Walang masama kung dito na magpapalipas ng gabi ang asawa mo. Madilim sa labas. May palagay akong anumang oras babagsak ng ulan. Ayoko umalis pa kayo at bukas na lang kayo ng umaga umalis. Anang kanyang mama. Tama nga ang mama nito. Dito ka na matulog. Sabi naman ng kanyang papa. Wala ho kasing ano, wala hong dalang damit ang asawa ko. Hindi naman problema yun. Hindi naman nagkakalayo ang taas at pangangatawan ng papa mo kay Aljun. Iahatid ko na lang sila sa sarili niyo mamaya ang damit na pwedeng gamitin ni Aljun. Patay. Hindi pumasok sa isip niyang makakasama niya si Aljun sa isang kwarto. Sino ang tinatawagan mo at bakit nakangisi ka dyan? Nagtatakang tanong sa kanyang esposa niyang si Mrs. Lopez. Bit-bit nito ang damit na pinahiram niya kay Aljun. Tatawagan ko lang si kumparing Angelo. Tiyak na magugulat siya dahil ang pinagmamalaki ang arkitekto ay asawa na ngayon ang anak ko. Muli siyang napapindot sa cellphone. Maya-maya ay sumagot ang kabilang linya. I've got news for you, kumpare. Aniya nang marinig ang pamilyar na boses ni Angelo C. What is it, kumpare? Remember your favorite architect, Aljun Antonio? What about him? Gusto mo bang kunin ang serbisyo niya? No, kumpare. Gusto ko lang ibalita sa iyo ang kinasal na siya sa anak kong si Alana. Really? Hindi ko nalaman kinasal siya. Kung sa bagay, ilang buwan na rin nakakalipas mula nang huli kami magkita. Pumalatak ito. Parang nanghihinayang. Kung ganun, hindi ko na pala magiging manugang ang batang yun. Too bad, kumpare. Aljun is a good man. I've known him for more than 5 years. Ang katulad ng batang yun ang pangarap kong maging anak. Napangiti siya ng maluwag. Tuwang-tuwa siya talagang mabuting taong kanyang manugang. Nang maisara na ni Alana ang pinto ng kanyang kwarto, hindi niya magawang kumarap kay Aljun. Nanatili siya nakaharap sa pinto. Napapikit siya habang nakahawak sa doorknob. Hindi niya iyon magawang bitawan. Tila may mga kabayo naghahabolan sa loob ng kanyang dibdib sa lakas ng kabog niyon. Pakiramdam niya ilang sandali pa ibibigay ng tuhod niya at babagsak na lamang siya sa sahig. What am I going to do? Never in her wildest imagination had she imagined she would share a room with Aljun. Huwag mong sabihin kaya mong matulog na nakatayo at nakaharap sa likod ng pinto. Tanong nito sa kanya.
Hindi na rin niya magawang humarap dito. Sana nga ba napunta ang tapang niya? Alana, be brave enough to face me. Ani Aljon, silangkot ko ng sarili ko sa problema mo. The least you could do now is face me and talk to me. Pag-usapan natin kung anong dapat natin gawin. Nagpakawala muna siya ng buntong hininga bago dahan-dahang pumihit siya paharap dito. Now come here and sit down. Anito sabay turo sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa harap na sundan ang sinabi nito. Kumulot ang noon nito. What? Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Are we being ungrateful here, Alana? I believe I just saved you. At doon ang pinagtataka ko. Bakit nagbago ang isip mo? Bakit tumating ka pa rin sa kabila na nangyari? Ikaw ba naman ang minuminutong sumbatan ng kapatid mo? Gumisi pa ito. Di na ako nakatangke. Pinilit ka ni Lena? Tumango ito. Nang walang humpay. Hindi ka na dapat pang pumunta rito. Tama ka naman eh. Problema ko, hindi tamang itamay kita sa problema ko kay ni Lena. Alana, tapos na yon. Nasabi na natin sa parents mo mag-asawa na tayo. Ang pagtuunan natin ang pansin ngayon kung paano natin maitutuwid ang pagkukunwaring ito. Because you see, Alana, I hate lying to people. Mabilis na nilingilid sa luha ang kanyang mga mata. Bago pa nito mapansin, nasabihan na niya ito na palagi na lamang niyang dinadan sa pag-iyak. Ang lahat ay katakot-takot na pagpipigil ang ginawa niya. I'm sorry, kapag kway mahinang wika niya. I'm sorry you had to lie for me. Bumuntong hininga ito saka humarap sa kanya. I'm sorry too, wika nito. Nagtatanong ang mga matang napatinig siya rito na marinig niya ang paghingi ng pauman nito. Di niya alam kung bakit ito biglang nag-sorry. I'm sorry about what I've said the last time we talked. Napatango-tango siya. Ngayon alam na niya kung bakit. I didn't mean to hurt you. Nagagalit na ako na alokin mo ako ng pera na para bang kaya mong bilhin ang buong pagkatao ko. May kung anong malamig na bagay ang humaplos sa kanyang puso na marinig ang paliwanag na yun nito. Ang ibig sabihin niyon kasi, hindi nito sinasadyang saktan siya. Nanabigla lamang ito't nakapagsalita ng ganun. You see, Alana, hindi lahat ng bagay kayang tapatan ng pera at hindi lahat ng gustong tumulong naghihintay ng kabayaran. Malaking insulto sa akin ang pag-aalok mo ng pera na para bang yun ang maging dahilan kung bakit ko ibibigay ang tulong na hinihingi mo. Hindi yan napigilan ang pagturo ng kanyang mga luha. Mabilis na pinahid niya iyon. I'm sorry, I swear, hindi ko sinasadya. I did not mean to insult you. Wala akong masamang intensyon na alokin kita ng pera. Believe me, hindi ko... I realize that now. Putol nito sa iba pang sasabihin niya. Na-realize kong hindi insultuhin at pagmalakay na akong dahilan kung bakit mo ako nagawang alokin ng pera. Because to tell you frankly, I don't need your money. I can provide anything you want and anything you need if you are my wife. Napakasarap sanang pakinggan ang mga salitang iyon kung totoong kasal nga sila, kung totoong may bahay nga siya nito. Ngunit isa lamang palabas ang lahat. Ginagawa nito yun dahil gusto siyang tulungan nito. Ginawa nito iyon dahil hindi nito matiis si Lena. Ito nga nagsabing napilitan lamang itong pumayag. Hindi niya dapat makalimutan yun. I'm sorry. Hinging paumanin ulit niya. Wala kasi ako alam na sabihin kundi ang mga katagang yun. Nahihiya talaga siya rito. Let's forget about it. Besides, tama na minsan paghihinang pamanhin sa isang taong maaaring saktan mo. Marinig na niya iyon. Maintindihan ka ng taong hinihingan mo ng sorry. Isa pa, ayoko pa uling makitang umiiyak ka. Nagulat na naman siya. Ayaw nitong makitang umiiyak siya. Bakit? Gayun pa may sumibol pa rin tuwa sa kanyang puso sa isiping iyon. What I'm trying to say is, hindi ko gustong nakakakita ng babaeng umiiyak. Biglang bawi nito. Gaya ng nanay at kapatid kong babae. Mahal na mahal ko sila. Ayoko nakikitang nasasaktan sila. Baka nga makapatay ako kapag naagarabyado sa kanila. Humanga siya rito. Mabuting tao ito. Hindi nga ba't yun ang unang-unang dahilan niya kung bakit ito agad ang naisip niyang ipakilala ang asawa sa kanyang mga magulang? Tumangutango siya. Salamat. Kapag kway, wika niya. For what? For helping me. Tulungan mo ako kahit labag yun sa kalooban mo. Tatanawin ko tuwing tamalaking utang na loob. No need. Anitong tila tumututol sa sinabi niya. Para bang ayaw nito magkaroon ng ibang connection sa kanya bukod sa gagawin itong pagtulong. And that hurt her more than she could ever explain. Ginawa ko to para kay Lena. Kailangan ka niya. Kung anong problema mo, problema na rin niya. Ganun din siya. I could not say no to her. Napilitan siyang tumango. Kulang na lamang diretsong ipamukha nito sa kanya na kung hindi lamang dahil kay Lena nung kang makisangkot ito sa problema niya. Ouch! Daing ng kanyang puso. Kailanman hindi malalaman ni Aljon kung gaano kalaki ang epekto ng maliit na pagtingin nito sa kanya. Hindi nito malalaman kung gaano kasakit na isipin hindi siya nito magugustuhan kahit kaibigan lang kahit kailan. Pasensya ka na kung kailangan mo pong matulog dito. Kapag kway, sabi niya. No harm done.
Wala na rin taman tayong magagawa eh. Kailangan natin panindigang mag-asawa nga tayo kahit di naman yung totoo. I'm just wondering what they would think of me after our pretend marriage has been annulled. I'm sorry. Hey, stop saying sorry, will you? I'm in this problem already. All we have to do is to get on with the show. I know it's easier said than done, but we can't do anything about it now. Biglang may kumatok sa pinto. Alana, iha? Narito ng damit na gagamitin ni Alzon. Narinig niyang sabi ng kanyang mama mula labas ng pinto. Mabilis tinungo niyang pinto bago binuksan si Redura. Nilingon muna niya si Alzon. Ready? She asked him. Nag-thumbs up ito. Tumango siya at saka pinihit ang doorknob. Ma! Aniya na mabungaran ito. Here! Anitong inabot ang ilang damit ng kanyang papa. Kinuha niya mga iyon. Thanks, ma. Everything okay, Alzon? Tanong nito sa kanyang asawa. Napapikit siya ng mariin nang ma-realize na sa loob pa lamang na sandaling oras, mukha na sanay na siyang tawaging asawa si Alzon. Shame on you, Alana. Everything is okay, mama. Tugon naman ni Alzon. Good night, iho. Good night din po. Alana, asikasuin mo mabuti ang asawa mo. Anang kanyang mama ng palingan sa nito. I will, mama. Tugon nito. Tumalikod na. Sinara niya ang pinto. Sumandal siya sa likod niyon, saka muling napapikit. Jeez, what have I done? Mahinang tanong niya sa kanyang sarili. You've got yourself a husband. Narinig niyang sabi ni Alzon. Automatikong napadilat siya. Sandaling nawala sa kanyang isip na naroon nga pala ito. What? Pagmamaang maangan niya. I said you've got yourself a husband. Ulit naman ito sa sinabi. I heard you're asking yourself what you have done. Tanging sabi niya. Yes, segunda naman ito. Yan ba ang isusuot ko? Tanong nito sabay turo sa hawak niyang pajama at t-shirt. Yes, sagot niya sa kainabot dito mga damit. Okay lang ba na ako maunang gumamit ng banyo mo? Yes. Wala pa rin sa loob na tugon niya. Alana, are you okay? Ha? I was asking, are you okay? Me? Of course. Mabilis pang sabi niya. Go ahead, use the bathroom. Are you sure? Tumangot-tango lamang siya. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng banyo. Nangihinang binagsak niya sa kamang kanyang katawan. Inaasahan ng kanyang mga magulang isasama na siya ni Alzon. Yun kaya ang gagawin nito? Napailing-iling siya. Hindi niya alam kung anong gagawin at iisipin. Napakaling bagay ang naginawa niya ang pagpapanggap ni Alzon. Pagkatapos kailangan pa siyang isama nito sa kondominium nito. Di naman nila maaaring ipaalam kina nanay Lani at tatay Limbal na mga nangyayari. Napagkasundoan nila ni Lena na ililihim ang lahat sa magulang ng mga ito. Gagawa na lamang siya ng paraan upang ipospon ang ipospon kung sakaling hilingin ng mama at papa niya makilala mga ito na mga magulang ni Alzon. They could pull the show off for at least 3 months. Pagkatapos yun, palalabasin niya hindi sila nagkakasundo ni Alzon na siya ang may problema na nagsasawa na siya sa kanilang pagsasama. Siguro naman makakalusot ang alibay nilang yun. Fickle-minded and impulsive. Dalawa lamang yun sa mga negative traits na palagang pinipinta sa kanya ng mga magulang niya. Tiyak nang hindi naman magtataka mga ito kung magagaling man sa kanya ang problema sa pagsama nila ni Alzon. Sa ganong paraan, hindi papangit ang tingin ng mga ito kay Alzon. Yun na lamang ang pwede niyang gawin. Para sa binata, tinulungan siya nito at malaki ang sinakripisyon nito kaya hindi siya papayag na itong mapasama. Anong gagawin nila ni Alzon kapag nagkasama na sila sa kondominium nito? Kakausapin kaya siya nito o hindi man lang iimikin? Magsasama ba sila sa iisang silid o sa labas ito matutulog? Ang pagkakaalam niya ay isa lamang kwarto ng kondominium nito. Saan siya matutulog kung ganun? Dahil sa labis atensyon parang batang sumampasi sa kama, saka tumalon-talon sa ibabaw niyon. Ganun ang ginagawa niya kapag naiinis siya o kaya masyado natetensyon at natataranta. You can do it, Alana. Of course, you can do it. I have so much faith in you. Aniya sa kanya sarili habang patuloy sa pagtalon-talon. All you have to do is to get on with the show. Before you know it, it's already over. Tapos na ang palabas at babalik na sa normal ng buhay mo, lalo-lalo ng buhay ni Alzon. You can do it, Alana. I know you can do it, girl. Pagkatapos sulod-sulod na sabihin yon, kinanta pa niya ang kantang inaawit niya kapag natitinson siya. I want you to want me. I need you to love me. And I love you to love me and I'm begging you to beg me. Shine my old brown shoes. Get on dirty works if you say that you love me. Habang kumakanta, umakto pa siya na parang tumutugtog ng gitara. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtalon-talon. Yes, you can do it, Alana. Absolutely. Napalakas ng wika niya. Kapag kway na, pahinto siya na marinig na pumalakpak. Nalumingan siya sa gawin ng banyo, nakita niya nakatayo at nakasandal sa pinto niyon si Alzon. He was grinning at her. Suot nito ang pajama t-shirt ng kanyang papa. Amused na amused habang nakatingin sa kanya. Shame on you, Alana.
Not only did you allow yourself to burst into tears in front of Atun, but you also let him witness your crazy side as well. Sobrang hiya na kayo kung pumasok na lamang si Alana sa banyo. Ilang sandaling nagkulong doon. Paglabas na itahimik na nilatag na niya ang hihigaan nito. Pasipol-sipol ito habang nakaupo sa gilid ng kama at pinapanood ang kanyang ginagawa. Alam niyang may kasamang pang-inis ang pagsipol na iyon dito. Paano hindi niya maiisip yun? Katono ng kinanta niya habang nagwawala siya ng himig na sinisipol-sipol nito. Pagkatapos ang maiayos ng higaan nito'y sumampala siya sa kama at nahiga. Good night, sweetheart. Nanunudyo pang wika nito sa kanya. Hindi niya akalaing pabiro at mapangilis din pala ito. Si Kuya Alzon, di naman talagang masungit. Yun nga ang pinakamagulat pinakamapangasal na taong nakilala ko eh. Naalala niya ang sabi sa kanya ng kapatid nito. Naisip niya eksesibo lamang yata ang pagiging suplado at mapanghusga nito. Sweetheart, I said good night. Narinig pa niya ang sabi nito. Aren't you going to kiss me goodnight? Or you'd rather repeat that performance a while ago, Sa harip na sumagot, nagtalokpong siya ng comforter at tumalikod dito. Malalim na ang gabi, dapat kanina tulog pa si Alana. Dahil ang natatanda niya alas 9 pa lamang nahiga na siya sa kama at nagsimulang magpaantok. Pero hanggang ng mga sandaling ito ay gising na gising pa rin ang kanyang diwa. Ilang tupa na ang nabibilang niya pero wala pa rin epekto. Hindi pa rin siya makatulog. Hindi siya hirap patulog, katunayan, isa sa mga bisyo niyang pagtulog. Ngunit pumalya siya ng gabing iyon. Mukhang nakalimutan na siyang dalawin ng antok. At doon lamang yung nangyari sa kanya. Alam niya kung anong dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Dahil yun sa kapreng nakahiga sa sahig at kanina pang natutulog ng mahimbing. Bago sila matulog ni Alzon, bumagsak na malakas na ulan. Kung kanina tinais niyang hindi gumalaw kahit nahangawit na siya, ngayon pakiramdam niyang nahimbing na si Alzon pa rin na ang pagbiling niya. Ngalingarin na ang sisingin niya ito para kadamay siya magpuyat. Hay, ano ba? Wala sa loob na daing niya. Ano ba ang pwede kong gawin para makatulog na ako? Patulogin niyo na ako, please? Kausap niya sa kanyang sarili. Are you always like that? Nagulat siya nang marinig ang boses ni Alzon. Di yata't hindi pa rin tututulog. Alzon? Wala nang iba pa. Sabi naman ito. Gising ka pa? Obvious naman siguro kasi kinakausap kita. Nakagat niya ang kanyang labi. Nagising ba kita o hindi ka pa talaga nakakatulog? Kapag Juan ay tanong niya. Hindi pa ako nakakatulog mula kanina. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mukha. Para ganilaman ba siyang mapapahiya sa harap ng lalaking ito? Katulad na lamang kanina. Naabutan siya nitong parang lokalit na nagtatatalon sa ibabaw ng kama. Kumakanta. Kinakausap ang sarili tumutugtog pa ng imaginary guitar. Hindi man ito pinakita ng pagtawa na titiyak ng sa kaibuturan nito, humahalakak ito habang pinapanood ang kanyang performance. What? Ganyan ka ba talaga? Muling tanong nito. What do you mean? Kung normal lang ba talaga sa'yo na kinakausap mong sarili mo? Pagkasabi niyo narinig niyang tumawa ito ng mahina. Napasimangot siya. Pinagtatawanan na naman siya nito. Marahil hindi pa rin naalis sa isip ito na saksi ang kabaliwan niya. Kung bakit kasi nawala sa isip niya na hindi niya siya nag-iisa sa kanyang kwarto na anumang oras lalabas ito ng banyo. Masyado na yata siya nagiging absent-minded mula nang bigla na lamang itong sumulpot sa kanilang bahay. Oo, normal ko na yun. Sinakay na lamang niya ang panginis nito. Hindi ba nasabi sa'yo ni Lena? Hindi lang yun ang ginagawa ko. Makikita mo na lang ako humuhuli ng imaginary sex at pagkatapos nilalaro-laro ko pa ang buhok ko. Tumawa ito ng malakas. Oops, sorry. Kapag kway wika nito. Baka mabulahaw ko mga kasambahin natin. Natutulog na nga pala sila. Napangiti na lamang siya. Marunong din pala itong tumawa sa loob-loob niya. Mahirap ba talaga ang nag-iisang anak? Tanong nito. Wala naman yata itong balak na pasagutin siya dahil nagsalita agad ulit ito. Wala ka makausap at mahakointuhan kaya kung ano naiisip pong gawin? It's a good thing na dalawa pala kami magkapatid ni Lena at is hindi mabot sa puntong kailangan namin kausapin ng mga sarili namin. Alam niya isang biro lamang para dito ang kanyang sinabi. Gayun pa may nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Wala siya makalaro at makausap. Napakarami niya mga laruan pero mag-isa lang niya nilalaro ang mga iyon ng bata pa siya. Kaya nga madalas sa halip paglaruan niya mga iyon, napupunta na lamang siya sa kusina at pinapanood ang pagluluto ni Manang Mila. Natutuwa rin siyang pakinggan at pagchichismisan nito ang ibang mga katulong nila. Hey, I meant it as a joke. Masaya kayo at may panahon para sa isa't isa. Kahit kano pa kayo kabisi sa kanya-kanyang trabaho, natutuwa ako sa pamilya mo. Gustong gusto ko rin narinig ang pakukukwentuhan ninyo eh. Palagi kayong tinatanong ni Tatay Limbal at Nanay Lani kung kamusta ang araw ninyo ni Lena. Kung ano nangyari sa inyo sa buong araw na hindi kayo kasama. Palagi may oras sila Tatay Limbal at Nanay Lani na makinig sa mga kwento ninyo. Alam nila kung anong ugalan niyo ni Lena. Alam nila lahat ng tungkol sa inyo. Hindi sila nakakalimot
Purihin kayo kapag magaganda ang ginagawa ninyo o kaya paalalahanan at payuhan kapag sa tingin nila ay mali ang naging desisyon ninyo. Sandaling huminto siya sa pagsasalita. Natutuwa ko kay Nanay Lani kapag sinasabihan niya kayo ng ang ganda talaga ng bunso ko. O kaya naman, ang gwapo talaga ng panganay ko. Kaya naman di na ako nagtataka kung lumaki kayo nila na masaya at close sa isa't isa. Nakakaingit ang samahan ninyo. I wish a sister or brother para kahit palagi wala si mama at papa, may kasama ko na iiwan sa bahay. May nakakausap at may nakakalaro para hindi ko na kinakausap ang sarili ko. Hindi ba nakakalungkot ang maglaro mag-isa? Ang matulog at magising na hindi mo walang nakikita ang iyong mga magulang. Di ba mas masarap kung ang kakwentuhan mo yung iyong mga magulang kaysa mga kasambahay? Nagkibit balikat siya. Nakakalungkot kasi sa kaso ko, mas gusto ko pang tumambay kaysa maglaro mag-isa. Mas nag-enjoy pa akong pakinggan ang pagkukwentuhan ng mga dalaga na katulong namin tungkol sa kanilang mga boyfriend. Kung hindi mo yun ang topic nila, palisismisa naman nila yung mga katulong sa ibang bahay. Yumuko siya. Sana katulad nila Tatay Limbal at Tanay Lani ang mama at papa ko. Sana masaya rin ang pamilya ko. Nakakalungkot ang lumaki sa isang pamilyang matatawag sa akin at sa mga magulang ko na isang pamilya dahil magkakadugo ang miyembro. Other than that, wala na yung panag-uugnay sa amin. Tumulo na ang kanyang mga luha. I'm sorry kung pati ikaw nadami sa problema ko. Pasensya ka na kasi wala na talaga ako ibang mahinga ng tulong eh. Hinawakan niya ang baba ko at tinaas iyon. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo kanina? Ang sabi ko hindi kailan pa ulit-ulit ang paghingi ng sorry. Kapag da kayo sabi nito, punasan mo mga luha mo. Utos ito. Mabuti na lang at madilim. Hindi ko ulit nakita kung gaano kakapangit kapag umiiyak. Pinahid niya mga luha niya. Huwag ka nang umiiyak. Ayoko may umiiyak na babae. Ang akala ko pa naman matigas at matapang ka. Matapang naman ako ah. Nakalabing wika niya. Talaga? Eh bakit iyakin ka? Ang akala ko nga dati hindi ka marunong umiyak eh. Hindi agad siya nakasagot. Muli na naman siyang napaluha. Sa pagkakataong iyon hindi yun dahil sa lungkot at sakit ng kanyang kalooban, kundi dahil sa tuwa at saya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon naging mabait sa kanya si Aljun. Pinadama nito sa kanya ang pagiging gentle at considerate nito. Do you want me to sing? Tanong nito. Ha? Ang sabi ko, gusto mo ba nakantahan kita? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Damang-daman niya ang malakas sa pagkabog ng kanyang dibdib. Para wag ka nang malungkot. Para hindi mo na maalala yung malulungkot na sandali ng bata ka pa. Para lang maalala mo lang ang iyong mga oras na nasa kusina ka at kasama si Mana Mila at nakikinig sa pinagsisismisa ng mga katulong. Hindi kita. Sumagot ka na agad ng oo at madaling magbagong isip ko. Iilang pa na nakakarinig sa magandang tinig ko, no? So I'm giving you a good offer. Samantalahin mo na. Oo. Nangingiting sabi niya. Tumikim-tikim pa ito bago nagsimulang kumanta. Ang akala niya, binibiro lamang siya nito. Hindi talaga niya inaasahang kakantahan nga siya nito. I want you to want me. I need you to need me. I love you to love me and I'm begging to beg me. Didn't I see you crying? Feeling all alone and you feel like dying. Natawa siya na marinig niyang inawat itong kanyang paboritong awit. Alam din pa rin itong kantang yun. Lalaki original na kumanta niyon at masasabi niyang kuhang-kuhan nito ang original version. Noon lamang siya sumaya ng ganoon. Walang sino pa man na nakapagpakilig sa kanya gaya ng ginagawa nito ng mga sandaling iyon. Kahit tong bata pa siya, hindi mo lang siya kinantahan ng lalabay ng kanyang mama. Hindi niya naranasan iyong katulad ng napapanood niya sa mga commercials at pelikula na kinakanta ng nanay ang anak nito habang pinapatulog yon. Nakakatawang isipin na kay Aljun pa pala may naranasan iyon. Kay Aljun na simula pa lamang ay batid na niya ang malaking disgusto sa kanya. 17 anyos pa lamang siya ay kilala na niya ito, pero hindi ang tunay na pagkatao nito. And for the first time after 9 years, it seemed like she had seen the real him. Nang gabing iyon, habang inaawitan siya nito, nakatulog siyang may ngiti sa kanyang mga labi. She would treasure that moment forever. She would keep it in her heart. Babalik-balikan niya sa kanyang alaala ang gabing iyon. Isang buwan, makalipas isama ni Aljun si Alana sa condominium unit ito, pakiramdam ni Alana tuluyan na siyang nabitag sa mataas na pader na nakapagitan sa kanila. Naging malapit na din sila sa isa't isa. So far, wala silang naging problema sa kanilang setup. Sa sofa nila ito natutulog samantalang siya naman ay sa kama nito. Wala namang angal ito. Palagi sila magkasama nito dahil nagkataong nagbabakasyon ito. Isang buwan para bago ito sumula ng project na sunod nito. Tuwing Linggo, nagtutungo sila sa bahay ng mga magulang nito. Wala pa rin alam sina Tatay Limbal at Nanay Lani na nagsasama sila sa condominium nito. Basta natutuwa raw mga ito na tila hindi sila nag-iiwasan.
Mukha rin daw nagkabati na sila dahil mag-aan na silang nag-uusap. Nang umalis siya sa kanilang bahay, dinala niya ang mga gamit niya sa pagpipinta at ang mga natapos niyang paintings. Nagulat pa si Aljo na malamang nagpipinta siya. Pinilit siya nitong ipakita rito ang mga gawa niya. Wow! Ang akala ko'y nagbibiro lang sila nang sabihin niyang nagpipinta ka. I didn't know you were this good. Tuwang-tuwa siya sa naging reaksyon na iyon nito. Noong araw na yon, laking gulat niya nang sabihin nito na may pupuntahan sila. Pinadala pa nito sa kanya mga gamit niya sa pagpipinta. Gamit ang sasakyan nito ay nagtungo sila sa Manila Bay. Ipinarada nito ang minamanehong sasakyan sa tabi ng seawall. Pagkatapos inalayan pa siya nito pagbaba ng kotse hanggang pag-upo sa mahabang simentong iyon. Nakatalikod sila sa karagatan at nakaharap sa mataas na building. Do you see that building? Kapagway tanong nito. Alin? Patanong na sagot niya. Yung pinakamataas sa kanilang lahat. That blue and silver one? Yup. What about it? I designed that. Napalingon sa rito. You did that? Hindi makapaniwalang tanong niya. Nakangiting tumangutang ko ito. It's amazingly beautiful. Iba ako eh. Wala akong magagawa. Talagang magaling ako kaya nga in demand ng serbisyo ko. Pabirong pagmamayabang pa nito. Kung may isa sa mga nakakaluna katangian itong nadiskubre niya, yun ay ang pagiging palabiro nito. May isang pagkakataon pa nga na sa makitan siya niya kakatawa sa mga jokes ito. Kuminsan naman natatawa siya hindi sa mga jokes ito kundi dahil sa nakakatawang ekspresyon na mukha nito habang nagde-deliver ng joke. Ang akala ko wala sa lahi ninyong mayabang. Nakangiting sabi niya. Bukod sa pamilya ko, sa ilang naman ako nagyayabang ng ganito eh. Okay ba talaga yung design? Tumango siya. Ang galing nga ng ideya mo eh. Naiiba ang design ng building mo kumpara sa mga katabing building. Puli niya rito. Abot hanggang tenga ang ngiti nito. So they say, muling pagyayabang nito. Pero alam mo, pareho lang naman tayo ng talent eh. In a way, nagde-design ka rin. Magaling din ang mga kamay mo. Nakikinitin at ako ang tagumpay mo sa first solo exhibit mo. Tiyak na sold out agad ang mga gawa mo. You think so? Maganda pa talaga mga gawa ko? Kuminsan kasi nagdududa ako sa sarili ko. Iniisip ko kung may magkakagusto ba sa mga paintings ko. Ikaw lang naman ang walang tiwala sa kakayahan mo eh. One of these days, kukontakin ko rin yung kaibigan kong agent na pwedeng tumulong sa'yo na magplano sa first exhibit mo. Siya na rin ang bahala sa pag-a-advertise. Para ngayon pa lang, kinakabahan na ako. Alana, ako na nagsasabi sa'yo na magaling ka. Partida pa nga dahil hindi ka pa rin nag-aral ng fine arts. Gagraduate pa lamang ako ng high school noon. Mahigpit ang bilin sa akin ni Papa na business management ng kursong kunin ko sa college. Pero hindi rin pala sapat yun. Nanatili pa rin kaming watak-watak. Gusto ko kasi i-please siya kaya sinunod ko si Papa. At na makagraduate ako, hindi naman pinahawak sa akin ni Papa negosyo na yung pag-e-export ng mga sasakyan. Kaya naman mula noon, hindi ko na hinangad pang tumunong sa negosyo niya. Dahil doon, kaya ginawa ko lang ang talagang hilig niya ang pagpipinta. Kumuha ko na ilang units sa fine arts na magsawa na rin ako sa pag-aaral. Nag-self-study na lang ako. Hindi pa alam ng mama at papa mo na magaling ka magpinta? Tumango siya. Para sa kanila, wala akong makabuluhang bagay na ginagawa. Sa tingin mo, magugustuhan nila mga paintings ko? Umiiling-iling na sabi niya. Hindi natin malalaman kung hindi tayo gagawa ng paraan na ipaalam sa kanila ang talent na tago mo sa kanila. Kaya nga sisimulan na natin ang pagpaplano sa exhibit na pinapangarap mo. Gusto mo bang kontakin ko rin yung kaibigan ko? Wag na muna. Gusto ko muna makompleto yung mga gawa ko at saka kinakabahan pa ako eh. Mag-iipon pa rin ako ng lakas ng loob. Okay, kung yun ang gusto mo. Basta nandito lang ako. So supportahin kita kahit anong gusto mong gawin. Sino ba mag-aakalang magbabago palang ihip ng hangin? Hindi ako makapaniwala ang pagkaroon ng mahabang panahon na amo ka rin pala sa akin, Aljon Antonio. Humagalpak ito ng tawa. Kailangan ko lang palang makita kang tumatalon-talon sa kama at kinakausap ang sarili mo para tumalabang gayong mama sa akin. Pabirong sabi pa nito. Ko, ikaw nga ito napakasuplado eh. Kung alam mo lang kung ilang beses mo akong sinaktan dahil sa mga masasakit na salitang sinabi mo against me. Nakalabi siya habang inuumpisa ang sketch ang building na dinisenyo nito. Sa wakas, may nakita na nun siya sa isa sa mga works of art nito. Lumabas ng mga sandali at di pa rin ito nagsasalita. Oh, ano na nangyari sa inyo? Namangha ka na naman ba sa kagandahan ko? Biro pa niya. Kumunot ang kanyang noo nang wala pa rin siya nakuhang reaksyon mula rito. Oh, ano? Hoy Aljun, parang namatanda ka na dyan. Malakas pang wiga niya. Doon pa lamang ito tila natauhan. Niligpit niya ang kanyang mga gamit. Na-sketch na ng building. Alam na rin niya ang detalye ng mga kulay na yun. Tatapusin na lamang yun pagbalik nila sa condominium. Pasensya ka na ha. Kumunot ulit ang kanyang noo. Seryosong seryoso mukha nito. Pasensya saan? Kanino? Usisa niya.
Sa akin? Pasensya ka na sa hindi magandang trato ko sa'yo dati. Pasensya ka na kung hinusgahan agad kita. Pasensya na kung hindi mo na kita kilala bago ko bumuo ng maling konklusyon tungkol sa'yo. Ang totoo, naiiya talaga ako sa'yo eh. Kung sana noon pa ako nakinig kay Ren ang kinalanin ka, I would have known then how great you are, how amazing you are. I'm really sorry. Nagkamali ako ng inisip tungkol sa'yo. Kung nasaktan naman kita ng maraming beses, hindi ko yung sinasadya. Ang paghusga sa'yo ng isang bagay na pinakapinagsisisihan ko. I'm really sorry, Alana. Naginit ang kanyang mga mata. Ano ka ba? Aniya sabay para na mahina sa balikat ito. Pahiiyakin mo na naman ba ako, ha, lalaki ka? Pinilit niyang tumawa. I'm sorry, sweetheart. Masuyong wika nito. Hindi ba't ikaw mismo nagsabi na isang beses lang dapat humingi ng paumanhin ng isang tao? Nakailang sorry at pasensya ka na. Ikaw rin palang bumabali sa rules mo eh. Ngumiti ito. Pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi at saka hinapos sa pros. Kaya nga pinagbibigyan kita sa lahat ng mga gusto mo. Dahil sa dami ng kasalanan ko sa iyo, ngayon pa lang ako makakabawi kung sakasakali. Hindi mo ba napapansin? Kapag sinabi mong kanta, kumakanta agad ako. Kapag nag-request kang magluto ako ng paborito mong pork adobo, nagluluto naman agad ako. Sus, eh katakot-takot na pamilit pang ginagawa ko bago kita mapasunod eh. Ani ang iningusan pa ito. Tumawa na naman ito. Naudot ang maling pagsasalita ng tumunog ang cellphone na nakasuksok sa back pocket ng kanyang pantalon. Nilabas niya iyon at sinagot. Tiningnan ko sino tumatawag. Ang pangalan ng kanyang mama nakaregister sa screen. Yes, ma? Bungad na tanong niya. What? Kapagway balalas niya. Right now. Okay, you're on your way? Oh God, no ma. I mean, oh sure. We'll wait for you. Ingat. Nang mawala ito sa kabilang linya, pinindot na niya ang end call button. Bakit? Papunta si mama sa kondo mo. Pagbibigay alam niya. Right now? Tumango-tango siya. Then let's go. Anito. Hindi sila tumuloy na mag-almasal. Dumiretso na lamang silang umuwi. Yun ang unang beses na dadalo sa kanila ang kanyang mama kahit matagal na nitong alam ang address ni Aljun. O bakit parang di kayata mapakali dyan? Tanong nito sa kanya. Huwag mo sabihin nag-aalala ka dahil dadalo ang mama mo. Ganun na nga. Ewan ko ba? Nagtataka kasi ako kung bakit naisipan niyang dalawin tayo. She is your mother. Siyempre gusto ko rin niyang kamustahin. Exactly, she's my mother. Alam ko hindi lang simpleng pagdalot pangumusta ang dahilan niya kung bakit niya tayo pupuntahan. Ano ang ibig mong sabihin? Nagdadalawang isip siya kung sasabihin dito ang kanyang hinala. Nadadalaw ang kanyang mama upang tingnan kung anong klase ng buhay ang binibigyan nito sa kanya. And knowing her mother, kapag meron itong nakita na hindi nito nagustuhan, check na pupunahin at pipintasin niya yata si Aljun. Ah, wala naman. Hindi nga nagkamali ng hinala si Alana. Napakaraming napon ng kanyang mama sa kondominium ni Alana. Ilang minuto pa lamang sila nakaka-uwi dumating na ito. Hindi mo yata nabanggit sa amin, Aljun, na sa bachelor's pad mo lang panititirang anak ko? Kapag guway sabi nito ng kanyang mama, nagsimula na po siya. Isa lamang ang kwarto rito? Opo, ma. Ani Aljun. Napakalit ang lugar nito para sa anak ko, Aljun. Paano kapag kailangan yung tumanggap ng bisita? Paano kung malaman ng mga amiga ko na sa ganitong klase lamang lugar nakatirang anak ko? Hindi niya napigilan ang sarili ng sumabad. Ma, pumunta lang ba kayo dito para pintasan ang bahay namin ni Aljun? You call this a house, Alana? Hindi mo ba naiisip ang mga sasabihin ng kaibigan at kakilala namin ng papa mo? Oras na malaman lang na sa ganitong lugar ka lang tinitira ng asawa mo? You disappoint me, Aljun. Baka maaari naman kayong lumipat maski sa malaki-laking unit. Hindi yung nagtitiis kayo sa isang bachelor's pad. I know a place na gusto niyong lipatan. Pupwede. Tamang-tama yun para sa isang nag-uumpisang pamilya. Ma, hindi na ho kailangan, ma. Sabi naman ni Aljun. Meron na ho akong pinagawang bahay para kay Alana. Hindi ko pa ho yun sinasabi sa asawa ko dahil gusto ko sana siyang sorpresahin. Pero dahil nagpunta kayo rito ngayon, mas mabuti na nga rin siguro na ipakita ko na sa inyo. Nang sa ganun hindi ninyo masabing pinababayaan ko si Alana. Kaya ko hong ibigay naman pangangailangan niya. Kaya ko ho siyang alagaan. Aljun? Very well, Aljun. Gusto ko makita ngayon din ang bahay na sinasabi mo. Ma, gulat na binilingan niya ang kanyang ina. Sweetheart, it's okay. Mas maganda kung dalawa kayo ni Mamang makakita sa bahay na pinapagawa ko para sa iyo. Let's go? Nilahad nito sa kanya isang kamay nito. Wala sa loob na ginagap na iyon. Nagtatanong pa rin ang tingin binibigay niya dito nang maunang lumabas ng pinto ang kanyang mama. Bilang sagot, hinigpita naman ito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Pagkalipas ng 30 minuto, pumapasok ng kotse ang sinasakay ni Alana sa gate ng isang subdivision. Nihinto ni Aljun ang kotse sa tapat na isang two-story house. Isang may edad na lalaki nagbukas ng gate para sa kanila. Giniya sila ni Aljun papasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad pa na yung palingalingan niya, sa labas pa lamang napakaganda na lang tingnan ng bahay na iyon. Paano pa kaya sa loob?
Ma, ito ho ang bahay na pinagawa ko para kay Alana. Kahapon ko pa lamang nakumpleto mga gamit dito kaya hindi pa kami nakakalipat. Ginala niyang tingin sa paligid. Ito palang nabanggit nila na pinapagawang bahay ni Aljon na siya na nagdesenyo. Natapos sa palito at kumpleto na sa mga gamitan. Sa halip na tawa, lungkot at guilt ang pumuna sa puso niya. Lungkot dahil hindi naman talaga para sa kanyang bahay na yon. Guilt dahil inunahan pa niyang baing mama rin at pakakasalan ni Aljon na makita ang bahay na yon. Maganda! Impressive! Harap nang pinag-isipan mabuti ang design. I also like the facade. Mayamay komento ng kanyang mama. Natutuwa ko at pinaghandan mo naman palang bahay na titirhan ng anak ko at ang mga magiging apo ko. Wala nang mapanghusgang tono ng kanyang mama. Dahil doon lalo siyang nababawan sa pagkatao nito at sa pamantayan nito para magkagiliwan ng isang tao. Nahihiya siya sa ginagawang iyon nito. Hindi ko gugustong maging usap-usapan siya sa sirkulo namin dahil nakatira siya sa isang bachelor's pad. I understand, ma. Ani Aljon. Why don't we celebrate? Ah, mabuti pa kumain tayo sa labas. Matutuwa ang papa ninyo. Hindi mo ba nagustuhan yung mga pagkain sa restaurant na kanina natin? Kaya wala ka pa rin kibo hanggang ngayon? Usisa ni Aljon kay Aran na magpaalam siyang pumasok sa kanyang kwarto. Hindi siya sumagot. Tahimik na pumasok siya sa pinto ng kwarto. Sinundan siya nito. Sumampas sa kama at sinundan ang likod sa headboard. Miss, narinig mo ba ang tanong ko? Anito na upo sa gilid ng kama. Ano bang problema? May gusto ka bang pagkain na hindi mo na order? Pagbibiro pa nito. Kung sa ibang pagkakataon, baka natawa siya. Pero ng mga sandaling iyon, wala siya sa mood na tumawa sa mga jokes ito. Alana, ano pa talagang problema? Nasanay na ako na wala kang tigil sa pagsalita kaya kinakabahan ako kapag ganyang wala kang kakibukibo. Hindi mo na dapat sinabi yun eh. Sa wakas ay sabi niya. Ang alin? Hindi mo na dapat sinabi kay mama na bukas sa bukas din lipat tayo sa pinagawa mong bahay. O mas magandang hindi mo dapat sinabi sa kanya na pinagawa mong bahay na yun para sa akin. Eh ano naman ang gusto mong gawin ko? Ang tanggapin na lang sinasabi ng mama mo? May punto naman siya. You deserve the best. Kung mahal kita at kaya ko naman, dapat lang na sa isang maayos na bahay kita itira. Yun lang naman ang ginawa ko bilang asawa. That's exactly my point, Aljon. Hindi mo ako totoong asawa at lalong hindi mo ako mahal kaya wala kang obligasyon sa akin. Lihim na nakaramdam siya ng sakit na sabihin niya hindi siya nito mahal. Ine-expect ba niya na pasusubirian nito ang mga sinabi niya? Huwag mo nang isipin yon. Napakarami mo nang isinakripisyo, matulungan lang ako, Aljon. Sobra-sobra ng mga ginawa mo. Nagigilty na ako. Bakit? Ano-ano ba mga naisakripisyo ko nang dahil sa iyo? Nang dahil sa akin, mahigit isang buwan ka nang natutulog sa sala, samantalang ako komportable sa tinutulugan ko. For God's sake, Aljon, kondo mo to at kama mo itong hiniigan ko kaya ikaw dapat narito at hindi ako. Yun lang ba? Napakaliit lang ng bahay na yun, Alana. Dahil sa akin, nakakapagsinungaling ka hindi lang sa parents ko, kundi pati rin sa nanay at tatay mo. Hindi lang naman basta-basta ang dahilan kaya ako ginagawa ito. Napakalaga para sa akin na hindi ka na tuloy na ipakasal sa Blake na iyon. Unang kita ko pa lang sa lalaking yun, mainit na agad ang dugo ko sa kanya. Masyadong maangas ang pagmumukha. Kumakain sila sa isang restaurant sa Makati na makita rin na naroon si Blake. Lumapit ito sa kanilang mesa at mayabang natanong siya kung si Aljon daw ang pinagmamalaki niyang asawa. Ang buong akala niya, nilikha ng away ng komprontasyong iyon. Mabuti na lamang ang tipe na tulad ni Aljon si Blake. Gayon pa man sa kabila ng mahinahon. Ngunit punong-puno ng sarkasmong tinig ay matagumpay na naiparating ni Aljon kay Blake na hindi ito kayang sindakin ng kahit na sino. You don't deserve that man. You deserve a much better man. Pukaw ni Aljon sa kanyang pananahimik. Kung iniisip mo ay sila nanay at tatay, hindi ba't wala naman silang alam tungkol dito? Kaya hindi mo pwedeng sabihing nagsisinungaling ako sa kanila. Inunahan ko pang babae magiging tunay na may bahay mo. Na makarating at makita ang pinagagawa mong bahay, hindi dapat akong itinama sa bahay na yun. Ayokong agawan ng karapatan ng talagang magiging asawa mo. Sapat na sa akin, tinulungan mo ako sa problema ko. Siguro sa isang buwan, pwede ko nang sabihin kina mama at papa na magkahiwalay na tayo at gusto ko nang ipaanal ang ating kasal. Masyado na ako nagigilty, Aljon. Tapos ka na ba? Anitong tila hindi mo lang narinig ang sinabi niya dahil nagawa pa nitong umiti. Nakakainis ka naman eh. Hindi mo ba narinig ang mga sinabi ko? Narinig ko. Paano hindi? Eh, ang lakas-lakas ang boses mo. Puro ka naman biro. Angal niya. Tumawa ito at saka naging seryoso ang mukha. Kidding aside, huwag ka kasi mag-isip ng kung ano-ano. Huwag mong problemahin ang di naman dapat problemahin. Bukas na bukas, ilipat tayo sa bahay natin. Sa isang kwarto na tayo tutulog dahil ayoko naman pag-usapan tayo na makakasama natin kasambahay. Don't worry, sa sahig ako matutulog ang hindi ako napopromote bilang natigilan nito sa pagsalita. Anong mapopromote? Nakakunot ang noong tanong niya rito. May nabanggit ba akong ganun? Pagmamaang maangal ito.
Uy, kunwari pa siya, kakasabi mo nga lang eh. Nakalimutan ko na kung bakit ko babamagitin yun. Basta mahalaga yung importante, okay? Sira? Basta. Buunan pa siya ko. Bukas na bukas ilipat na tayo sa bagong bahay natin. Kaya huwag ka na magsentimiento dyan. Ibibila kita ng ice cream bukas. Ano ito, sabay haplos sa kanyang baba. Palagi na lang ice cream ang pansuhol mo. Eh sa ice cream ka lang din naman kasi umaamo eh. Bakit, ayaw mo na ba ng ice cream? Gusto. Gumiti ito. Bukas na bukas ibibili kita ng isang galong ice cream. Kakainin natin yan sa bagong bahay natin. Bahay mo. Pagtatama niya rito. Huwag mo yung kakalimutan. Sige ka, baka mamaya niyan masanay ako at di na ako malas sa bahay mo. Ikaw rin. You can stay there as long as you want. Kung sana nga'y pwede manatili na lamang siya sa tabi nito. Kung sana'y pwede niyang sabihin nga sa kanya ito. At siya ang nagmamayari ng puso nito. Nangyari ng kinatatakutan niya. She had fallen in love with Anton. Mahal na mahal niya ito at kung siya lang masusunod, gusto niyang huwag nang umalis sa tabi nito. Kapag dumating ng araw na kailangan na natin maghiwalay, patid niyang labas siyang malulungkot at baka ikamatay niya pa kapag nakita niyang may kasama na itong ibang babae. Bakit kailangan mahalin pa niya ito? The moment she got to know the real Aljon Antonio, her little crush on him had mushroomed into her dreams, hopes and fantasies of a happily ever after. Matagal na siya may pagtingin dito kung sinikil lamang niya iyon, dahil alam niyang wala namang patutunguhan iyon. But somewhere deep inside her, those feelings still existed. Pilit man niyang itanggi, lututang pa rin ang katotohanan ng mahal niya ito. Hindi ba talaga pwedeng dito na lang tayo? Okay naman ako rito eh, huwag na tayong lumipat sa bahay ninyo. Pakiusap ulit nito. Hindi pwede, nasabi ko na sa mama mo na lilipat tayo bukas. Kaya matulog ka na, mag-iimpake tayo bukas na maagang maaga. Aljon, ano na naman? Wala ka bang balak ligawan yung anak ni Mr. Sina na si... Ano nga bang pangalan nun? Bakit naman biglang napasok sa usapan si Danica? Oy, masyado ka namang alerto pagdating si Danica na yun. Kansaw niya rito. Ikaw nga ito nagbanggit sa kanya eh. Kaya nga. So ano, wala ka bang balak ligawan sa? Hindi ba tabangit ni Papa na gusto ka raw sana maging manugang ni Mr. C? Matulog ka na nga? Ano nga, may balak ka ba o wala? Wala. Tugon nito. Wala sa ngayon. Dugtong agad nito. We'll never know what will happen. Mahirap pagsalitan ng tapos. At mukhang may balak nga ang kumag. May sinasabi ka ba, Alana? Wala. Matulog ka na. Aljon, ano yan ang meron na namang naisip? Ano na naman? Last na to. Ano yun? Maganda ba si Danica? Danica na naman. Sagutin mo na kasi. Oo, maganda siya. Bakit? Type mo ba siya? Akala ko ba last question na yun? Type mo nga ba siya? Pwede na? Pwedeng ano? Pwedeng matipuhan, ganun. Crush mo siya, no? Bigla siya na inis sa tinanong pa niya, iyon. Matulog ka na, Alana. Eh kung crush mo nga ba siya? Oo na, crush ko na si Danica para matahimik ka na lang. Lahat na ng babaeng tatanong mo kung crush ko na. Basta matulog na tayo, okay? Sungit, pikon. Sungit, pikon. Matulog na nga tayo? Ani nga sa kanag tanokbong. Kahit kailan talaga, pikon ka. Heh! Gumuhit ang makahulugang itis sa mga labi ni Aljon ng tila mapikon si Alana. Kinatuwa ng puso niya tila pagselos ito kay Danica na matagal na niyang hindi nakikita. Maganda si Danica pero kailanman hindi siya nagkaroon ng crush dito at lalong wala siyang balak na ligawan nito. Para pa mangyayari yon kung nakuha na ni Alana ang kanyang puso at nagustuhan na niya ang kanyang nakita. Nagkaroon siya ng pag-asa na maaari din siyang mahalin nito. Hindi rin siya papayag na hindi niya ito mailipat sa bahay na pinagawa niya para yon sa kanya magiging may bahay at mga magiging anak. Umuwi si Alana sa kanilang bahay at kumuha na ilang gamit niya. Pagkatapos dumaan siya sa paborito niyang Chinese restaurant. Nagutom siya kaya nagpa siya siyang kumain muna roon. Hindi niya kasama si Aljon dahil sinimula na nito ang bagong project nito. Habang siya naman malapit na makumpleto ang kanyang mga paintings. Isa na lamang tinatapos niya. Pagkatapos noon ay ipapakontakt na niya kay Aljon ang kaibigan nitong agent na ang trabaho ay mag-arrange ng exhibit para sa mga bughang pintor katulad niya. Kinakabahan man lumalakas na loob niya kapag narinig niya ang mga pagpapalakas loob sa kanya ni Aljon. Nasanay siyang palaging nasa tabi niya ito. Hindi yata niya alam kung paano mabuhay nang wala ito. Inubos lamang niya ang in-order na iced tea na mapandakontingin niya sa gawin ng pinto. Lumakas at bumilis ang tibok ng kanyang puso na makita si Aljon kasama isang matangkad at magandang babae. Halatang sopistikadang babae. Napakaganda ng bihis, hindi tulad niya. Palagi nakamaong jeans. Nagdesisyon siyang magbagong image nang sabihin nitong mas maganda siya kapag simple lamang ang mga damit na suot niya at walang bahid ng makeup ang kanyang mukha. Napakasimple lang daw ng gabing iyon. I would never forget how you looked that night.
Para kang bata. Para pang sarap-sarap mong mahalin at alagaan. Komportable naman siya sa pagiging simple. Pakiramdam pa nga niya nakilala niya ang sarili. Narealize na simple siya at simpleng mga bagay lamang ang gusto niya. Kahit lumaki siya, nakakuha ang kung anumang gustuhin niya. Ang akala naman niya, yun ang gusto ni Aljon, pero bakit sophisticated at glamorous ang babaeng nakikita niya na kasama nito ng mga sandaling iyon? Hindi pumasok sa isip niya na may idadate na ibang babae si Aljon habang hindi pa sila formal na naghihiwalay. Pero sinong lulukohin niya? Hindi naman talaga yun ang dahilan kung bakit siya nasasaktan. The least he could do was tell her the truth, para naman di siya magmukhang tanga. Anong pinapakitang sweetness at concern nito ay hindi dulot ng pagmamahal nito sa kanya bilang isang babae, kundi pagmamahal dulot sa pagiging magkaibigan nila. At ang masaklap pa, hindi niya napigilan ang pagturo ng luha niya mula sa kanyang kaliwang mata. Mabilis niyang pinahid iyon. Nabasa niya sa mga labi nito ang tahimik na pagbigkas nito sa pangalan niya, at nagulat din to na makita siya. Damn, Alana, isipin mo naman ang sarili mong kahihiyan. Huwag mo ipakita na sasaktan ka lang dahil may kasama siyang iba. He's not a real husband, for heaven's sake. Alana? The least you could have done was to tell me when you're seeing someone, para hindi naman ako magbukhang tanga sa mga nakakaalam na kasal ka sa akin. Panay ang pagluha niya habang sinusumbatan niya ito. But Alana, she's not. Hindi niya narinig ang sinabi nito dahil mabilis na niyang pinaandar ang sasakyan. Nang makarating sa bahay, umakyat siya sa kwartong ginagamit nila ni Aljon. Sumandal siya sa likod ng pinto ng maisara iyon. Iyak pa rin siya ng iyak. Nainis siya sa kanyang sarili. Bakit parang kapag sangkot na si Aljon ay palagi nilang siya nasasaktan? Hindi nagtagal, narinig niyang sulod-sulod na pagkatok nito sa pinto. Alana, open the door and let me explain. Narinig niyang wika nito. Hindi siya kumipo. Panay lamang ang paghikbi niya. Alana, I'm not seeing Hilda. Paliwanag pa nito. I don't care if you're seeing her or not. Hindi naman tayo tunay na mag-asawa, kaya magagawa mo kung ano man ang gusto mong gawin. Hindi nakatiis na sabi niya. But you're mad. Nagalit ka na makita mo may kasama akong ibang babae. At anong akala mo? Nagsaselos ako dahil nakita kitang may kasamang iba? Ngayong alam ko namang nasa trabaho ka, nasaktan ako? Anong akala mo, mahal kita? Umiiyak pang wika niya. Hindi kita mahal. Masasaktan na ako kung mahal kita. Eh bakit naman kita mamahalin ngayon? Kung ngayon ka lang naman mabait sa akin, bakit kita mamahalin ang sungit-sungit mo dati sa akin? Parang batang wika niya. Hindi kita mahal, narinig mo ba yon, ha, Aljon? Hindi ako nagsiselos at lalong hindi ako nasasaktan dahil nakapag-date ka nang wala man lang pasabi. Oh, sweetheart, but you are hurting. Lalo siyang napaiyak. Para siyang tanga. Salita pa siya ng salita, panaipantanggay niya gayong halatang halata namang nasasaktan siya. Please, buksan mo ng pinto at pag-usap tayo, Alana. Sweetheart, I hate you. Do you hear me? I hate you, Aljon. But I love you, sweetheart. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Naghihintay na ako ng tamang panahon para maitama ko lahat at maipagtapat ko sa iyo, namnamin ko para sa iyo. Dinala kita sa bahay na to dahil dito kita gusto manatili kasama ko. Mahal kita, Alana. Mahal na mahal kita. At ang babaeng nakita mo kasama mo kanina? I'm not dating her, sweetheart. She's Hilda. Siya yung agent na sinasabi ko sa'yo. Yung tutulong sa atin para sa first solo exhibit mo, remember? Patawarin mo ako kung pinangunahan na kita. I contacted her myself. It was supposed to be a surprise, ngunit nakita mo nga kami kanina. I love you, honey, at ikaw lang nandito sa puso ko. Alam mo bang pinagtapat ko kina nanay at tatay ang setup natin? Inamin ko sa kanilang mahal kita at bahala kitang ligawan at tutuhanin ang kasal natin. Nagalit sila nung una, pero nantiyakin ko sa kanilang mahal kita at wala akong masamang intensyon sa'yo na intindihan nila ako. So you see, sweetheart, naayos ko ng kailangan ko iusin bago ako magtapat sa'yo. Hindi na tayo magpapatuloy na magsinungaling sa mama at papa mo dahil tututuhanin na natin ang kasal. That is, if you'll have me sa kabila ng mga kasalanan at pagsusungit ko sa'yo noon, will you accept me as your real husband? Bigla siyang natahimik. Walang mapagsidla ng tuwang nararamdaman niya na mga sandaling iyon. Napakasarap marinig mula sa taong mahal niya na mahal din pala siya nito, na pareho lamang sila ng nararamdaman ni Aljon para sa isa't isa. Yun ay yata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Hindi niya inaasahan sasaya siya ng ganon pagkatapos ng lahat. Alana, did you hear what I said? Dahan-dahan niyang binukas ang pinto. Hi there! Nakangiting bati nito nang makita siya. Hi! Naluluha pa rin wika niya. Oh, sweetheart, don't cry now! Niyakap siya nito. Tama na. Ang akala ko dinidate mo yung babaeng kasama mo kanina. Ang akala ko mawawala ka na sa akin. Tama na, sweetheart. Pinahid nito ang kanyang mga luha. Hinalikan nito ang kanyang mga labit pa ulit-ulit na sinabing siya at wala na ibang mahal nito. Nasabi mo na sa nanay at tatay mo tungkol sa atin? Kapag why sumisingot-singot at tanong niya. Opo,
Maso yung sagot pa nito. Kay Lena. Matagal na raw niyang nahahalata na may gusto tayo sa isa't isa kaya hindi na siya nabigla. Alam na raw niyang hindi magtatagal at aaminin ko sa iyong mahal kita. Aljon, ikaw lang ang lalaki minahal ko ng ganito. Napaluhan na naman siya. Ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Ganoon kita kamahal. Napangiti siya. Mahal mo ba talaga ako? Parang batang paninigur pa niya. Opo, tugon ito. Ikaw nga dyan eh. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung mahal mo ba ako. And I love you so much too, sweetheart. I will take good care of you for the rest of my life. That I promise you. Muli siyang niyakap nito tinagan sa mga labi. She should not believe it was happening, but Aljon was holding her so tight, she couldn't do anything but believe, and she could never ask for anything more. Ngayon ay talagang anak na kita, Alana. Tuwang-tuwang sabi sa kanya ni Nanay Lani pagkatapos siyang salubungin nito ng mahigpit na yakap. Naroon din sila Tatay Limuel at Lena. Masaya ako nang sabihin sa amin ni Aljon na mahal ka niya at gusto ko niyang pakasalan. Noon pa may tinuring na kitang para ko na ring anak, Alana. Sabi naman sa kanya ni Tatay Limuel nang ito naman ang sumunod na yumakap sa kanya. Salamat po, Tay. Wika niya dito. Nagsimula man kayo sa mali, may pagkakataon na tayo ngayon upang itama iyon. Hindi ko kinukonsinti ang inyong ginawa, ngunit tapos na yun. Ang mahalaga yung nagkaunawaan na kayo ngayon. Masayang masaya kami para sa inyong dalawa at Aljon. Kailangan mo itama ito sa lalong madaling panahon. Anitong binalingan ng anak. Pinapangako ko ho, Tay. Aayusin ho namin ni Alanan to ko sa aming kasal. Hindi na rin ho ako makakapayag na patagalin pa iyon. I'm very happy for you, sis. Ani na lang ito naman ang yumakap sa kanya. Noon pa may nagdududo na talaga ako dito sa Kuya Aljon eh. Anit ang sadyang nilakas ang huling sinabi upang marinig ng lahat. Masyadong indifferent sa'yo. If I know, matagal ka na niyang tinitingnan-tingnan. Wala naman sa narinig na pagtutur mula kay Aljon. Tumatawa-tawa lamang ito. And Aljon, ipapaalam pa ba niya sa magulang ni Alana na peke lamang ang kasal niyo? Tanong ni Nanay Lani. Eh nay, hindi na lang ho sana. Aayusin na lang ho namin ang mga papeles at magpapakasal muna kami ni Alana sa West habang inihanda ho namin ang kasal namin sa simbahan para maging legal lang ho ang pagsasama namin. O siya, sige, kung yan ang desisyon ninyo. Pero kailan namin makikilala ang mga magulang ni Alana? Tanong ni Tatay Samuel. Sa lalong madaling panahon po, Tay. Nangako naman ang mama ni Alana tutulungan niya kami sa pagpaplano ng church wedding namin. Kuya Aljon, wag na mong paiyakin ang kaibigan ko, ha? Sabi ni Lena sa kuya nito. Makakaasa ka, Lena. Akong bahala rito sa kaibigan mo. Sa totoo lang siya pa nga nagpapaiyak sa akin eh. Biro pa nito. Isang pinong kulot sa tagilidan ang binigay niya rito. Ouch! Daing naman ito. O siya, halina kayo at kumain na tayo ng tanghalian. Pakahanda ko ng mesa. Mabuti nilang nakaluto na kami ni Lena bago pa kayo dumating. Ani Nanay Lani. Nauna na itong naglakad patungong komedor kasunod si Tatay Limuel. Ayaw-ayaw pa ha? Hindi raw type ha? Kantsaw ni Lena sa Kuya Aljon ito bago ito sumunod sa komedor. Tawa lang sila ng tawa ni Aljon kapag guway kinulot niya ulit ito sa giliran. Hey, what was that for? Tanong nito. Hinulin nito ang mga kamay niya. Para po yun sa pagiging suplado mo sa akin dati. Niyakap siya nito at pagkatapos ay hinalagan sa noo. I am at your mercy now, Mrs. Aljon Antonio. Nakangising wika nito. Aba, dapat lang. Agad namang sabi niya. Marutong na halakak ang sinagot ito at saka ulit siya niyakap. Makalipas ang isang buwan ng pagpapakasal nila sa Huwes, ngayong araw naman mangyayari ang malaking kasalan sa bahay ni Alana, ang kasal nila ni Aljon. Halos lahat ng kamag-anak ng binata ay dumalo. Mainit naman silang tinanggap ng pamilya ni Alana. Masayang masayang lahat, lalo ng kakasal. Halos hindi humihiwalay si Alana sa asawa hanggang matapos ang reception nila. Hindi mawawala ang iti sa kanilang mga labi. Isang buwan ang hiningi bakasyon ni Aljon sa trabaho niya para sa honeymoon nila. At pag-uwi nila, isang panibagong balita ang dala nila. Dinadala ni Alana ang anak nila ni Aljon at hindi lang isa, kundi dalawa. Hindi pa man nailalabas sa mga bata, binigyan na nila iyon ng pangalan. Sina Baby Alonso kapag lalaki at Alina naman kapag babae. Habang tumatagal, lalong minamahal ni Aljon ang asawa niya. Walang pagsisisi sa kanya na tinanggap niya ang alok na magpanggap dahil simula pa lang ay may lihim na siyang nararamdaman sa asawa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Alana at Aljon. Sana po muling nakabigay kami ng inspirasyon at galak sa inyo. Muli po itong Pinoy Love Top Story. Lubos na nagpapasalamat sa inyo.